much, Lord. There is nothing in our lives, Lord, that is not from you, Panginoon. Everything is from you, O Lord. Our voices, our hearts, our lives, Lord, para sa inyo ito, Panginoon. So this morning, church, come on, let's just give our all to the one who made us, to the one. Savior,
that you are God. You are so alive. You are the risen King, oh God. Shine your light, Jesus. Shine your light, Jesus. Shine your light, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, the King of Kings, the Lord of Lords, and His name is Jesus. Lord, you are the God of salvation. God of salvation, you are who you are.
Salvation. You are the God of our salvation. Come on, celebrate. Come on, praise Him. Thank Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. If it's not for what you have done, Lord, we won't be here. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No one is worthy. No one is above you. There is none like you, Lord. We give you praise. We give you praise, oh God. Panginoon, we just bow down to your presence. We just bow down to you, oh God. This morning, we just stand in awe of you. You're so worthy.
are so worthy, oh God. Thank you, Jesus. Lord, in this place, receive the highest honor, the highest glory. Walang iba, Panginoon. Ikaw lamang. Come on, let's just lift Him up. Let's just exalt the name of Jesus. He's worthy, that's who He is. Come on, yung pinakamalakas na papuri para sa Panginoon. Thank you, Lord. Receive all the glory, the praises, the honor that you alone deserve. So you are so worthy, oh God, in Jesus' name. Amen. Come on, can I hear a loud, loud shout of praise unto the Lord? And give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manric Tan-Pascual. Okay, tayo po'y manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin. Come on, let's pray. Lord, maulan po sa labas, ngunit dito po sa loob ay ang hinihingi po namin ay ang apoy ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, fire, O God. Fire for those na maari spiritually, nanlalamig, nanghihina, baka nag-iisip na po na mag-quit o mag-give up. Lord, huwag po ninyo hayaan po yan. Kaya Lord, apoyan po ninyo ang puso namin, apoyan muli ninyo ang kaluluwa namin, O God, upang ito'y mabuhay, magising, at mamuhay na ayon sa inyong kalooban. Lord, open our eyes that we may see, open our ears that we may hear, and Lord, if it's your will, open our lips that we may speak your word so that many people will come to know the Jesus we love, the Jesus we serve, and the Jesus we worship. Lord, have your way. Wala po kaming ibang hangad sa araw na ito at maging sa buong buhay namin, kundi Lord, maitaas ang inyong pangalan to honor you, to glorify you in everything that we do. And all these things we ask and we pray in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen. And amen. Come on, palakpangan natin ating Diyos na buhay. Amen. And amen. Come on, you may be seated. Amen. Okay, so it's nice to be back, no? Medyo 2 weeks din po tayo nawala, no? Dito sa ating beloved na Mother Church, okay? So, ready na po ba tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito? Okay, so yun. Samahan po ninyo ako, tignan lang po muna natin tong passage na to, no? As I introduce a new series, no, starting today, ha? So, ang sabi po rito, no, Isaiah 55 verse 9, ang sabi po rito, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts." No? Ano pong ibig sabihin ng passage na to? Sa simpleng salita, ganito po yun. No? Ang Diyos ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Pakisabi po sa katabi, buti na lang. Okay, bakit po? Kasi kung ang Diyos ay tao, patay tayo. No? At pag ang tao, lalo na ikaw, ay maging Diyos, ay mas lalong patay tayo. Di ba? So, ang Diyos, no? Ang Diyos at saka ang tao, parehong may pag-iisip. Pero ang tao minsan, pag nag-iisip, parang hindi nag-iisip. Pero ang Diyos pag nag-isip, iba. Ibang klaseng mag-isip ang Diyos. No? Ang tao at ang Diyos, parehong may kilos. No? Pero minsan, ang kilos ng tao, nakakasakit. No? Imbis na nakakatulong, nakakapahamak pa ng ibang tao. Pero pag ang Diyos kumilos, ibang klase, kumilos ang Diyos. No? So ang sabi ni God, no? My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. No? So, sabi nga po natin, buti na lang, di ba? Ang Diyos hindi tao, ang tao ay hindi Diyos. Pero wait, it gets better. No? Tanungin ninyo ako, bakit? Okay, tignan po ninyo ito. Ha? Let's look at this passage. No? Psalm 25 verse 14. Ha? Tignan po ninyo ito. Ang ganda-ganda po ng passage na ito na nakakakilig. No? Hindi po kagaya ng katabi nyo, nakakilabot. No? Itong passage na ito, nakakakilig. Hindi, ito totoo. No? Pag kayo Christian, ako, pag nakabasa kayo ng ganung passage, nakakilig. No? Ito po sabi, no? Psalm 25 verse 14, "The friendship of the Lord." Wow! No? So, ang taas-taas ng Diyos, pero ang Diyos gusto daw pong makipagkaibigan sa atin. Amen? Di ba? Sino po sa inyo dito walang pag-ibig? Ha?
Kaya pag umulan, no, mas lalong ramdam, no, walang kayakap, no? Kaya la, kaya, diba, minsan hindi, ang kailangan nyo, hindi jacket eh. No? Kailangan nyo talaga, boyfriend, girlfriend. No? So, ang Diyos gustong, no, makipagkaibigan. Hindi lang po kaibigan, kundi kaibigan tayo. No? Sabi niya, the friendship of the Lord is for those who fear Him and He makes known to them His covenant. Ah, okay. Kaya pala na sa church, tinuturuan kayo mag-devotion. Kaya pala sa church, sinasabi mag-church, umaten kayo, di ba? Mag-pray kayo, no? Lumago kayo. Bakit? Kasi ang Diyos pong ito, no, bagamat ang kanyang pamamaraan ay hindi katulad ng ating pamamaraan, ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng ating pag-iisip, no? Pero gusto niya na ano, makilala natin siya at maging, no, maging katulad natin siya. No? So, ibig sabihin, yes, we will not become like God, but if we become friends of God, we become the best version of ourselves. Why? Because slowly but surely, we will learn to think like God. We will learn to act like God. Of course, hindi ka magiging God, ha? Pero magiging katulad mo siya at the very least, sa pag-iisip, okay? Sino po sa inyo gusto po ninyo pag nag-iisip parang si God? Diba? Yung kakaibang wisdom. Diba? Na pag may mga crossroads, no? May mga important decisions to make, tapos minsan nag-ano tayo, Lord, diba? Ano po ang best, A, B, o C? Diba? Ano sabi ni God, no? My thoughts. Diba? Sabi sa Bible, we have the mind of Christ. So guys, ito po ang kagandahan ng Kristyanismo na hindi lang po may separation, God is not man, but God wants to have friendship with man. And God wants to instill His ways and His thoughts. Kita niyo? So hindi lang po tayong gulo. Lagi pinapagalitan ni God, di ba? Ba't hindi kayo katulad ko? Ba't hindi kayo katulad ko? No. Ang encouragement sa atin ng Diyos ay, anak, di ba? Kaya nga, binigay ko ang aking salita, di ba? Kaya nga may church, kaya may life group, kaya may training, may equipping. Bakit? Kasi gusto ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa bawat decision mo, kumilos ka, mag-isip ka, no, ng kagaya ko. Amen? Kaya nga po, ang topic po natin, ang series po natin ay The Ways of God. Pakisabi po na malakas, The Ways of God. Wow, no? So, yes, God is unpredictable, God is sovereign, pero through His Word, no, God has made known to us His ways. No? So, again, ang maganda po rito, hindi lang po na malalaman mo, makikilala mo ang Diyos, kundi ano, pwedeng maging katulad mo siya. No? Kung paano mag-isip si God, magiging ganun din tayo mag-isip. Kung paano kumilos si God, magiging ganun din tayo kumilos. Kung paano makipagtungo ang Diyos sa tao, pwedeng matularan natin kung paano makipagtungo ang Diyos sa tao. Come on, sino po excited maging katulad ng Diyos? Amen, 'di ba? So again, 'di ba? Ito ano, dapat privilege natin 'to na Lord, though my ways, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts, yet you want to make known to me your ways. You want to make known to me your thoughts. Na? So kung luluubin ng Lord, this will be a 6-part series, magko-crossover ito hanggang August, na? Kung luluubin ng Lord, na? We'll see. Tingnan natin. Pero yun ang balak po sana. And for today, ang unang series po natin ay yes and no. No, yes and no. Maya-maya, no, siguro bago matapos yung message, magiging clear sa inyo anong ibig sabihin nitong yes and no, no? Meron isang passage po, no, na baka narinig na po ninyo, pero I want to make clear, no, yung context po niya, no? I don't know if you have heard of this passage, Matthew 24 verse 14, basahin ko lang po muna sa inyo. Sabi po rito, many are called but few are frozen. Diba, sa horizon, no? Pag hindi kayo nagdadala ng jacket, no? Frozen, no? Hindi. Many are called but few are chosen. Okay, anong ibig sabihin po nito? Parang, ha, marami tinawag pero konti lang ang pinili. Anong ibig sabihin nun? Of course, lagi natin sinasabi, para maintindihan ng isang passage, laging basahin ito ayon sa kanyang konteksto. No? At babalikan natin mamaya yung konteksto po nito. Yan ang passage po natin. Pero bago yan, okay lang po ba magkwentong horizon?
Ha, kwentong horizon lang po muna tayo. No? So, ngayon ay siguro pwedeng sabihin medyo nasa tail end na tayo ng season, ng harvest, no? Ng open cell. Sa mga hindi nakakaalam, no? Ang horizon po ay binigyan tayo ng Lord ng maraming mga bukas na mga pintuan para makapasok sa ilang mga opisina, ilang mga tahanan at marami-raming mga eskwelahan. No, I forgot the exact number. Pastor Gara, ilan yung exact number ng open cells natin? 191 ba yun? Something like that. Huh? So parang to the best of my recollection. No? Parang, so nagbigyan tayo ng opportunity mag, sa mga hindi nakaalam ano yung open cell. Basically, these are 5-week Bible studies. No? At mapakita ko lang some of our, ito puro school lang ang nakuha po natin. No? So sorry na sa mga hindi natin nakuhaan ng mga nasa marketplace, no, at saka sa home, no, pero although meron din po tayong open cell sa mga tahanan at sa mga workplace, no, pero like ito, no, ito yung mga Manda High School, no, ito po yung Pete Wasson Senior High School, no, ito naman Maseda High, no, lahat sila high. No, ito naman Carlos High, no, CP Garcia, no, ito Quintin Paredes, right, no, Don Quintin High School, no, and Eris, no? E-R-R-I-S, iba pa yung Iris, no? Magkaibang school pala yun, no? Name after the same person, si Eulogio Rodriguez, no? I think he's a former senator. And so, tapos last July 1, nagkaroon po tayo ng membership class natin, ilan po to sa mga nag-sign, naging part na po ng Horizon. No? Can I know dito sa morning service natin dito sa Cubao, meron po ba sa inyo galing sa July 1 na membership class? Wow, napaka-rami. Kaman, palakpakan po natin yung 10 daliri. Okay, thank you, ha? Okay. So, umpisa pa lang, di na umaaten ng church, eh, na? Okay. So, ito po yung mga statistics po natin. So, from March to June, ang umattend ng ating open cell ay 1,691. Ang naka-attend ng church sa kanila ay 482. Pero ang nag-sign, again, depende, no, how you look at this. No? It depends how you look at this statistic. Ang nag-sign, pwede mong sabihin, wow, ang dami. Or pwede mong sabihin, ay, compared sa 1,691, parang konti. Kasi 85 po ang nag-sign. No? So pwede mong sabihin na ano, ang daming yes, pero nakakalungkot, mas maraming no. Tama? No? Maraming nag-yes sa open cell, pero maraming nag-no sa membership. Yun. So that's one way of looking at it. No? Well, of course, kung optimist kayo, di ba? You always see the glass half full, no? Instead of half empty. Pwede nyo sabihin, well, maraming nag-no, pero buti na lang, may 85 na nag-yes. Come on, can I have a yes? Yeah, so it depends, you know? Pero, guys, ito na po. No? I-share ko na ng konti, ha? Babalikan ko po ito mamaya, promise. Ha? Madalas natin siguro narinig sa Horizon, nababanggit na rin po ito, na the secret of success is learning to say, the secret of success is learning to say, oh, dadagdagan ko po yan, ha? The secret of success is not only learning to say no, but also learning to accept no. I want to promise you this. Pag sa buhay natin, matutunan natin to say no in order to get to the powerful or best yes. Na? Plus, ito, dagdagan na po natin. Ha? Kasi incomplete po yun eh. Ito pa, pag kayo po natutunan ninyong maging resilient in the face of no or in the face of rejection, I tell you, you will become unstoppable. Marami po kasi sa atin, magaling naman, matalino naman, pero hindi nyo kaya i-handle yung rejection. Kasi usually no is a word of rejection. Di ba? Mataas ang IQ, medyo, maging honest, medyo mababa ang EQ. Kaya pag nasaktan, nawawala. Na? Hindi dahil masama kang tao, masama kang Christian, pero to be honest, may pagkamarupok lang. Come on, tignan nyo nga ninyo yung katabi po ninyo. Amen? Maganda yan, pero marupok. Amen? Hindi, totoo, di ba? So, magaling ang kaaway eh. Na? Si Satan, he doesn't mind, in a sense, ha?
He doesn't mind. Nag-grow ka as a Christian. Okay lang mag-grow. Tingnan niyo ako, ha? Tingnan niyo ako, ha? Okay lang kay Satan, mag-grow ka, basta huwag ka lang tumibay. Huwag ka lang lumalim. Kasi pag ikaw natutunan mo how to handle rejection, ubusan na ng lahi ito. You know what I'm saying? Kasi ano pa magagawa ni Satan sa'yo? Kahit anong ibato niya sa'yo, kaya mo, o kinakaya mo, alam mo yun, resilient ka, di ba? May pagka-martyr ka, persevering ka, pag ikaw naging ganun, man, magiging iba ka. If you learn to say no so that you can get to the right yes, and if you learn how to handle the no's of others without losing enthusiasm, without losing your passion, without losing that heart for God, without losing that fire, patay. Patay ang demonyo. Ubusan na ng lahi ito. Kasi once natutunan mo yan, I promise you this, wala nang magagawa ang demonyo sa'yo. Parang si Job, na kung back some yung hindi familiar kay Job, na, pero kung kilala si Job, pagkatapos pagdaanan ni Job yung nadaanan niya at nasurvive niya, tell me, may magagawa pa ba ang kaaway sa kanya? Wala na po. Di ba? Kasi kung nalagpasan mo na yung worst, ano pa? Ano pang magagawa ng kaaway sa'yo? Na? So gusto ko makita yung ganun, ha? Yung attitude ni God. Kasi pinag-usapan natin the ways of God. Eh. Gusto ko ma-realize, ma-appreciate natin na guys, bakit, quote-unquote, bakit successful si God? Kasi God can handle no. I don't know if you realize this. God can handle rejection. Kasi I don't care if you are God, if you can't handle rejection, wala ka rin. Hindi ka rin tatagal. Tama? Pero si God kasi, of course, siyempre, P-man, siyempre God siya eh. Oh yeah, pero alam mo yun, let's just talk about God in kind of human terms. Na kung si God, marupok. Kung si God, mahina ang EQ. Kung si God, matampuhin. Come on, pakisabi sa katabi. Ikaw na naman ang topic. Amen? Ha? Hindi totoo, di ba? Kung si God sensitive, wala na. Ilang beses natin siya sinaktan? Ilang beses natin siya na-disappoint? Ilang beses tayo hindi tumupad sa pangako natin sa Kanya? Di ba? Alam mo kung magtatampo si God, buti nga ikaw pag nagtampo ka si God, hindi nag-give up si God sa'yo. Di ba? Ang katakutan mo pag si God ang nagtampo sa'yo. Diba? At bitawan ka ng Diyos. Yun ang nakakatakot. So gusto ko makita po natin, glimpse pa lang po ito, mamaya babalikan po natin ito, ha? So gusto ko po makita po ninyo na God is a resilient God. Okay? So anong ibig sabihin yan? Pag-usapan po natin mamaya yan. Na? So our passage for this morning is Matthew 22, verse 1 to 14. Ito po yung parable of the wedding banquet. Mare, narinig na po ninyo ito. I'm gonna try to preach it in another way, from another angle, or from another perspective. Okay? O, sino po sa atin handa po sa salita ng Diyos? Okay. Pero ang gagawin po natin ganito, ha? This is a story about God. Ha? This is a story about God. Pero kung okay lang, i-insert ko yung horizon. Ha? Kaya yung outline natin, ang lalabas sa outline natin, R. O-U-R. Ha? Pero hindi ibig sabihin tayo yung bida. No, hindi tayo, ha. Pero ibig sabihin lang, kwento ni God. Pero si God naman kasi napakalaki niya, napakalaki ng kwento ni God na kaya niyang isama ka sa kwento niya. Come on, sino po sa inyo ang kwento niyo walang space para sa iba? Come on. Diba? May kilala po ba kayo na pag nagkwento, talagang literally ang kwento nila tungkol sa sarili nila, walang espasyo para sa ibang tao. Talagang lahat sila. Literal na I, me, and mine. Kasi alam mo, sa totoo lang, pwede naman na nagkwento ka. Kunwari, alam mo, na, guys, rejoice with me. Di ba? Na-promote ako. Di ba? Wow, congratulations. So, habang nagkwento ka, paano ka na-promote? Di ba? Pwede mo isabi, alam mo, grabe, napakabuti ng Diyos. Nakita mo? Sinama mo na agad si God sa promotion mo. Tapos alam mo, napaka-bless ko. Kasi napaka-bait ng boss ko. Ay, parang wala dito sa horizon. Come on. Sino sa inyo nagpapasalamat kayo sa mga boss niyo? Yes. Yung pastoral staff hindi nagtataas ng kamay.
Nandito ba si Jane? Walang increase ang mga lahat ng pastoral staff this year. Okay? So yung gano'n yung nagkwekwento ka, yakwento mo, pero inclusive. Pwede naman pala isamang iba sa kwento mo. Tapos pwede mo habang nagkwekwento ka, alam mo, may one time nga, grabe tong office mate ko. Diba? Tinulungan niya ako. Meron kami isang project. Ganyan. Alam mo, hindi naman niya trabaho. Pero nakita niyang busy-busy ako. Nakita niya wala ako sa sarili. Nakita niya na tatlong araw na ako hindi kumakain. Tatlong araw na ako hindi natutulog. Tatlong araw na akong walang toothbrush. Diba? Sabi niya sa akin, Besh, ano man gagawa ko? Ano matutulong ko? Wow, grabe. Alam mo, tinulungan niya ako. Yung simpleng gesture niya. Ano tingin ko? Hindi ko mararating yung narating ko kung hindi dahil sa tulong niya. See? So, alam mo si God, ang kwento ng Diyos, the Bible is about God's story. Can I have an amen? Pero bakit pwede natin isingit ang sarili natin? No, hindi dahil sa epal tayo, nagpapakabida. No. Kasi ang laki ng Diyos eh. At sa laki ng Diyos, ang laki ng kwento niya, pwede kang isama. Pakisabi sa katabi, kasama ka sa kwento ng Diyos. Amen. Come on, aren't you glad? Guys, sana kayo rin na pag nagkwento, sana may puwang din para sa Diyos. Amen. Sana pag nagkwento kayo, kahit na tungkol sa graduation nyo, tungkol sa pagiging cum laude nyo, tungkol sa promotion nyo, sige na. I mean, we rejoice with you. We celebrate with you. Pero sana, baga ba sa mga Oscars, nanood ba kayo ng mga award? Di ba? Nakakita na ba kayo ng best actor, best actress, tapos nag-speech puro. Alam mo, deserve ko talaga tong award eh. Actually, nagtataka nga ako, bakit ngayon lang? Di ba? Dapat dati pa eh. Hindi, di ba? Usually, di ba? May code ko. Just first, I want to thank. Di ba? Tapos sino-sino pinapasalamatan. Of course, director nila, yung mga co-stars nila. Tapos may mga iba pa nga talagang, alam mo, gusto ko rin pasalamatan yung crew. Pati yung mga crew, yung mga ganyan, pati hairdresser, yung mga behind the scenes, yung mga nameless, faceless, papasalamatan nila. Tapos minsan, sabi, of course, I want to thank my family. Yung mga ganun, di ba? Yung naalala ko, si Pinoy, si the late President Noynoy Aquino, nung last zona niya, pati hairdresser niya, pinasalamatan niya eh. Hindi joke yun. Hindi, totoo, di ba? Kasi lahat ng zona, pinapanood ko eh. Di ba? Sabi niya, kahit na wala na akong buhok, gusto ko pasalamatan si... Hindi, totoo, pinasalamatan niya. Di ba? Of course, para sa atin, parang, ano ba naman yan, zona, tapos pati barbero niya, pinapasalamatan. Pero I tell you, kung sino man yung hairdresser ni President Aquino, sobra siguro na-appreciate niya. Di ba? I mean, give room for others in your story. So, ito kwento ni God. I don't think God will mind, kasi siya pa rin naman ang bida. Amen? Pero I don't think God will mind kung ipasok natin ng konti ang horizon para mas maging personal po yung kwento natin. Oh, amen? So, are you ready for our story? Our story with God. Ha? Pwede natin sabihin, the story of us. Ha? Si God pa rin ang bida. Ha? Pero kasama po tayo. Amen. Ha? So guys, hindi masama na po nagbabasa kayo ng Bible. Ya? Una, basahin niyo sa context. Ha? Pero pag nakuha na ninyo yung context, tapos nakuha niyo yung meaning, di ba? Pwede naman na minsan ipasok mo rin sarili mo. Right? O kunwari, David and Goliath. Pasok mo sarili mo, ikaw si Goliath. Lagi na lang ikaw si David ko talaga. Bida-bida. Hindi, di ba? Hindi, basta huwag agad-agad. Basahin mo muna yung kung ano yung binabasa mo sa konteksto niya. Di ba? Wala ka naman talaga sa Bible. So yung konteksto muna niya, pag nakuha mo yung konteksto, nakuha mo yung meaning, pagdating sa application, doon pasok mo na sarili mo. Hindi mali yun. Hindi masama yun. Gusto ni God yun. Di ba? Kasi, yun nga, di ba sabi kanina, friendship with God, di ba? Those who are friends of God, na, are those whom God teaches or shares His covenant. Gusto mag-share ni God. Ha? So, huwag kayong magbabasa ng Bible na impersonal. Huwag kayong makikinig na sermon na impersonal. No? Huwag niyo, in other words, pag nakikinig kayo ng message, lagi pasok niyo sarili niyo na, Lord, saan ako dyan? Di ba? Kung ako yan. Minsan yung ganun lang, Lord, kung ako kaya yung nandyan? Kung ako kaya si David? Kung ako si, yan, no? Ako, ano kaya ang maging action ko? Ano maging reaction ko? Yan, mga ganun, no? And then learn from that, grow from that. Okay. Can I have an amen? Okay, sige, share na po natin, ha? Number one, share po natin, tawag ko muna dito, our heart. Puso ng Diyos ito, pero sige, pasok ko ng konti, I wanna give credit where credit is due, no? Ang horizon, hindi po perfect church. Can I have an amen? Pero ako na rin magsasabi bilang pastor ninyo, ang horizon, ang laki ng puso.
Amen? Hindi laging malaki ang bulsa. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo yung mayaman na church. Hindi tayo church ng mga milyonaryo. Soon to be pa lang. Amen, di ba? Hindi tayo church ng mga artista. Mga artistahin lang. Amen, di ba? Hindi, totoo, di ba? Eh, totoo naman eh, no? So, nang mementor nga po tayo sa labas, nakikwento ko yung open cell natin, namamangha po sila eh. 3 months, paano mo sila napakilos? Paano mo na-mobilize yung ganyan? Pag kinakwento ko yung mga market, yung open cell natin, ha? Paano nangyari yan? Ganyan. Eh kami, hindi namin mapapakilos eh. Yung mga members namin, Sunday nga lang, hindi namin mapa-attend. Monday to Saturday pa, namin. So, mga iba namamangha, no? So, ako, sobrang proud ako talaga sa Horizon. Kama, pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Amen, ha? Glory to God, ha? Glory to God. Pero, glory to God, but of course, we just wanna give credit where credit is due. Guys, sa mga kung may bisita po tayo ngayon, ito po ang puso ng church po namin. Ha? Alam niyo ba kayo nandito? Kasi ito po ang puso namin. Tignan po ninyo ang puso ng Horizon dahil ito ang puso din po ng Diyos. Again, Jesus spoke to them in parable saying, sabi niya, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Na? So, then sabi niya, and he sent his servants to call those who were invited at the wedding feast, but they would not come. Ayan na. May invitasyon, pero may no. May rejection. Yan ang reality, no? Christianity is an inclusive faith. Christianity is an invitational faith. Pero alam natin, once you try to invite others, you risk getting hurt by rejection. Tama? So yan po ang reality. Tignan natin, verse 4. Okay? Pakisabi po muna ng malakas, again. O, ayan ha. Nireject na po siya. Nireject yung hari. Hindi po ito sino-sino lang. Hari po ito. Nireject siya. Pero, verse 4, sabi niya, again, he sent other servants. Naisip niya, baka naman tumanggi itong si Paulo kasi hindi niya nagustuhan yung itsura nung pinadala kong mensahero. So, nagpalit siya ng mensahero. Diba? So sabi, siguro ayaw niya yung ano kaya padala ko itong taong to. Baka mas ano na siya. Diba? Maging mas receptive. So sabi niya, again, he sent other servants saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen, my fat calves have been slaughtered and everything is ready. Pakisabi po na malakas, ready. Hinanda na po lahat ng Diyos. Wala ka pong gagawin. All you have to do is come. No? Come to the wedding feast. So, bakit po every Sunday marami tayong mga bisita? Dito sa Horizon Cubao, maging sa Horizon Matienza. Kasi, yan po ang puso ng Diyos. Na? Yan po ang puso ng Diyos. Ang Diyos lagi naghahanap ng outsiders. Ang Diyos lagi naghahanap ng taong mai-invite. So guys, if nothing else, every week, dapat nag-iisip tayo sino pwede kong masama, sino pwede kong ma-invite this Sunday. Amen. Kasi yan ang puso ng Diyos. Ha? Pero pansinin po ninyo, the kingdom of heaven is a party. Pakasabi muna na malakas, party. Okay? So ang church pala, party, hindi po patay. Ha? Tingnan nga ninyo yung itsura ng katabi po ninyo. Mukha bang patay? Dumadalo ba yan ng patay o dumadalo yan ng kasal? Kasal? Amen, ha? Eh kasi may mga iba, umate ng church parang ano eh, parang lamay eh. Di ba? Oh, amen? So party. Pero wait. Wait, ha? Wait. Okay? Pakinggan ninyo muna ako ng maigi. Kaninong party? Yun. Kaninong party? Okay. Hindi kayo, sagutin nito kanina. Kaninong party? Party ng Diyos. Party, sa context, party ng hari. Kasi, sino ikakasal? Ikaw? Sino ikakasal? Yung guest? Hindi, ikakasal yung anak. Nakuha? So guys, yun po ang difference. Oh, listen to me. If you're listening, say amen. Marami sa atin, akala natin, ang Christianity, no, is about our party. No.
Christianity is God's party. You attend to make the host happy. Kasi it's not your wedding. Amen? Guys, kung naintindihan po natin ito, ironically, dito ka magiging masaya. Ang sabihin, ganito. Pag naintindihan po natin, ang Christianity is not about God making you happy, but you making God happy. And if you make it your goal to make God happy, then you will become? Amen? Kung ang habol po natin, Lord, pasayahin mo ako. Then, moving target yan. Elusive yan. Tama? Yan yung masasabi natin na matitreat mo si God na parang genie. Magiging entitled ka. Pag hindi binigay ni God yung gusto mo, magtatampo ka. Diba? Tatakutin mo pa si God. Sige, Lord, hindi mo binigay yung hiningi ko. Ha? Sige, aalis ako. Diba? Lilipat ako ng ibang church. Kaya, magiging satanista na lang ako. Diba? Buti kung tatanggapin ka ni Satan. Diba? Buti nga dito, sa Horizon, tanggap ka eh. Sa Church of Satan, tingin mo, tanggap ka? Amen? Feeling mo, ha? Hindi. Pero naku, ha? Pero kung nag-gets mo na, it's not about me. Okay? It's a party. Pero, I'm here to celebrate the party of God. Guys, lagi natin sinasabi ganito, maging masaya ka para sa iba. Amen? Yes. Kailan natin natutunan maging masaya para kay God? Diba? Bakit tayo nagpa-praise and worship? Kasi naging masaya ka para kay God. You're happy for His glory. Amen? You're happy for His majesty. Right? Tapos habang ina-extol mo yung worth niya, yung glory niya, ano nangyayari? Nagiging masaya ka rin. Amen? Pakisabi nga sa katabi, it's not your party, bebe. Amen? Pag naintindihan natin, this is God's party. Yeah, party. Masaya. No? Hindi lamay, hindi patay, party. Pero, wait lang, marami sa atin, kala kasi Christianity, party ko. Party mo. Hindi, party niya. Invited ka lang. Di ba? Sino sa inyo dito, umaten ng kasal, tapos epal. Di ba? Hindi, meron pa sa inyo ganon? Yung, nagtatanong yung ministro, di ba? Do you take ganyan? Tapos ikaw lang sa likod, I do! Hello! Ako, ang daming beses, kasi madalas ako yung minister sa kasal, na? Ako yung nagkakasal. So, syempre, maganda yung point of view ko, na yung vantage point minsan tawag nila doon, na? So, from the stage, no? From the podium. Madalas, pag tumitingin ako, lalo pag nagmamarch yung bride, when I look around, marami sa mga bisita, kahit na lalaki, ha? Teka lang, alam mo sa sobrang inclusive natin, pati pusa, umaattend sa Horizon. Amen, di ba? Baka kasi may naririnig kayo, huwag niyo hayaan lang po ninyo yan, ha? Kasi gusto niya mag-worship, eh. Okay? Amen, ha? So, may pusa sa langit, ha? Mahanap ako ng verse. next week, hanapan ko kayo ng verse, ha? Okay, pero, so, usually, pag papasok yung bride, di ba? Papatayuin lahat, di ba? Tapos, when I look around, hindi lang yung magulang ng babae yung, hindi, sabagay yung magulang usually kasama, eh, ha? Kasama sa nagmamarch. Pero hindi lang yung relatives, no? Hindi lang yung groom. Marami sa mga kaibigan, kamag-anak, mga nagmamahal, sa couple, umiiyak. Isa ba kayo doon? Ba't kayo umiiyak? Sana ako rin. Oh, yeah. Yan na naman tayo. Hindi mo nga kasal. Di ba? Kundi ano, usually, naging masaya ka para sa kanila. Yun eh. Di ba? Tapos as you share in the joy of the couple, guess what? You as the guest, become joyful yourself. Ganun po yun. Guys, pag naintindihan po natin yung simpleng paradigm shift na yan, na Christianity is not about God making me happy. Christianity is about me making God happy. And when I make God happy, guess what? You will be happy. Kailan ka pinakamasaya? Pag napasaya mo si God. May nalala lang po tayong kwento. Simpleng-simple lang, one time, parang ang konti yata nang umaten. Tapos nalungkot po ako. Tapos, pag nalungkot po kasi ako, gusto ko mag-isa lang ako. No? Parang, as much as possible, ayoko mandamay ng iba. So, you know, I just went to a place by myself. Ang lungkot-lungkot ko kasi ang pagkaalala ko, ha, mababa yata yung attendance natin, konti lang umaten, ganyan. So, lungkot-lungkot ko. Tapos narinig ko yung boses ng Diyos. No?
Sabi ng Lord sa akin, anak, huwag ka na malungkot. Napasaya mo ako. Wow. Nung narinig ko kay God na napasaya ko siya, napasaya natin siya, iyak ako ng iyak. Pero hindi na po tears of despair, hindi na po tears of self-pity, kundi tears of joy. Ito sabi ko sa sarili ko, Lord, nothing else matters. Basta na-please ka pala namin, na-honor ka namin, marami o konti, may dumating o wala, basta ang pinakamahalaga na honor natin si God, na-please natin si God, okay na. Guess what, you know, nung nag-paradigm shift ako, guess what happened? Naging masaya ako. Amen. Yun po yun. Okay. Tanong, paano po mapasaya si God? At tanongin niyo ako, paano? Oh, ito po, your presence matters. Diba? Hindi, totoo. Huwag niyo mamalitin yung pagdalo ninyo. Guys, kaya humaba itong parable na to, naging 14 verses, kasi nga, may tumanggi. Alam mo kung lahat ng inimbita, umoo, tapos na yung kwento, after 4 verses. The king gave a feast na for those because his son was about to get married, he gave a feast to everyone. And everyone who was invited came. Hindi tapos na. Di ba? And they all had the time of their lives. Tapos na. Pero bakit humaba itong parable na to? Eh kasi nga may tumanggi. Di ba? At pansin mo, nung may tumanggi, kita mo, nasaktan ng Diyos. Your presence matters. Amen? Pakusabi naman sa katabi niyo, napasaya mo si God ngayon. Amen. Lalo na umuulan. Di ba? Ang daming dahilan para hindi umaten. Right? Baka some of you, sino sa inyo lumangoy para pumunta ngayon dito? Amen. Di ba? Backstroke pa. Mga iba, nagbangka pa. No? So, hindi. Nag-effort ka. Right? Siguro, kanina umaga, medyo nagdalawang isip ka, attend ba ako? Ay, wala na nga palang online. Although ngayon, inalaw ulit natin yung online. Ngayon lang. No? Kasi nga, malakas yung ulan. Pero dapat, ngayon, wala na dapat yung online. 6 p.m. na dapat siya lalabas. No? So, siguro naisip mo, hindi, attend na lang ako. O, kita mo? Nung umaten ka, napasaya mo si God. Ngayon, nung nalaman mo napasaya mo si God, how do you feel? O, di ba napasaya ka? Naging masaya ka rin? Yun po talaga yun eh. If you make it your life journey, your life goal to make God happy, you will always be happy. Kasi kahit anong nangyayari sa paligid mo, tapos basta na-honor mo si God, na-please mo si God, iba eh. Iba yung joy, iba yung saya. Di ba? So, iba yung satisfaction of knowing that you have pleased God. At sabi ng pusa, amen. Amen. Kaya wala nga ako sinasabi, amen ng amen. amen, ha? So, nakuha na po natin, ha? So, ito ang puso po natin, ha? So, alam mo, baka one way of us inviting people is, uy, alam mo, attend ka. Anong pag umattend ka? Hindi lang po na it will mean so much to me, but it will mean so much to God. Pero totoo, hindi po siyang manipulation. Totoo po yan. Di ba? Pwedeng sabihin, mababaw ang kaligayahan ng Diyos. Yung umaten ka lang, dumalo ka lang, napasaya mo si God, parang wow, yun lang pala. Di ba? Eh, pero totoo, right? Hindi lahat kayo mabibigyan ng pagkakataon tumayo dito sa harap, mag-preach, kumanta, no? Humawak ng mikropono. Pero the fact na nandito kayo, kasi nga, you wanna share in celebrating the goodness of God, the love of God, the kindness of God. Di ba? So, yun pa lang napasaya nyo si God. At kung alam mong na-honor mo si God, na-please mo si God, nothing else matters. Come on, can I have an amen on that? Amen. Okay. Pakasabi ng malakas, but, oh, eh, meron din pong hurt. Ganun po talaga, no? One time, meron akong pre-niche, tapos medyo dinaanan ko lang yung John 3:16. Kung alam nyo yung John 3:16? No? Ano yung John 3:16? In the beginning, diba? For God so loved the world. Tapos, in-expound ko lang siya ng konti. Tapos yun ang pinili ng multimedia team natin na ilabas sa mga snippets natin. Meron ako binanggit doon sa John 3:16, the regret of God. Na? May nag-alert sa akin na may mga nag-comment daw sa, sabi, ang BOBO daw ng pastor na to, sayang, gwapo pa man din. Di, sila may sabi noon, ah. Amen, amen. Para yun yung maniwala. So, sabi na, ano itong pastor na to, hindi yata marunong ng theology. No? Sayang, gwapo pa man din. Again, sila may sabi nun. Ha? Sabi na, anong risk of God? Nag-risk ba si God? Eh,
Parang ang sinasabi ba niya, nung namatay si Jesus sa cross, hindi niya alam sino maliligtas, sino hindi. Ang mali ang theology niya. Yun ang sabi po nila. No? Pero ako, ang pinaka-meaning ko lang po doon na the risk of God is this. No? Simple. Anyone who loves takes risk. Lahat na nagmahal ay magsasabi ng? Totoo? Bakit? Kasi kung nagmahal ka, pwede kang masaktan. Kung ayaw mong magsaktan, huwag kang epal. Hindi, huwag kang magmahal. Huwag kang magmahal. Tama? Hindi, yun lang ang point ko. So, hindi po siya yung, hindi ko sinasabi, hindi alam ni God kung sino tatanggap o sino. No, hindi yan. Sovereign si God. Omniscient si God. Alam ni God everything from beginning to end. Nothing catches God by surprise. No? Ang minimension ko lang po doon ay yung from a more human point of view na God took a risk in loving us. Why? Because when you love, you take the risk of getting hurt. Yun lang po ang sinasabi ko po. Na? So ganun din po ang sinasabi ko po rito. Kasi alam mo, sa totoo, we can be an exclusive church. Alam mo yan? Every Sunday, tayo-tayo. Huwag tayong mag-invite ng taga-labas. Huwag tayong mag-invite ng hindi taga-horizon. Tayo-tayo lang. Diba? O, pero hindi nga eh. Mag-i-invite ka, pwede ka ma-reject. Ma-invite ka, pwedeng ma-misunderstood ka. Baga, minsan ikaw na nga nagmamalasakit, sasabihan ka pa ng ano, kunwari, uy, pre, may gagawin ka ba tong Sunday? Bakit? Invite sana kita sa church. Tapos sabihin, church? Ay, yung church, puro pera. Yung tinanggihan ka na nga, inakusahan ka pa. Amen? Hindi, di ba? Yung minsan yung mga ganyan, okay, kayong mga born again, di ba? Ganyan. So minsan yung parang nagsishare ka na nga lang ng gospel, sinishare mo na nga lang yung love of God, na minsan di ba nila nirealize, you don't have to do this. Tama? Ba't ka magpapaalam sa boss mo? Boss, pwede ba tayo mag-Bible study dito sa kumpanya? Di ba? Ba't ka pa mag-ano sa mga classmates mo? Ba't ka mag-i-invite ng mga kapitbahay mo? Di ba? Pwede mo naman sarili din si God. Kasi tala ikaw, ligtas ka na, di okay na. Oh, pero nag-risk ka, nag-invite ka, nagmahal ka, oh, tapos na-reject ka. Tapos minsan makusahan ka pa, makakarinig ka pa ng mga masasakit na mga salita. Amen? Pero ganun po talaga magmahal. Sino po sa atin naniniwala, love is worth the risk. Amen, di ba? Mahal po ba ninyo yung katabi ninyo? Kung mahal ninyo yung katabi ninyo, pakisabi po sa kanya, you're worth the risk. Amen, di ba? Kita nyo, mahal kayo. Hindi, totoo. Now, kung minahal kayo, nasa kamay ngayon ninyo, yung kapangyarihan na saktan yung katabi nyo. Kasi you can never hurt someone who doesn't care for you. Tama? Kasi kung wala akong pakialam sa'yo, kahit ano sabihin mo, wala lang, wale, pasok dito, labas sa kabila, tama? Pero when I love you, I begin to care for you, then you now have the power to hurt me. You have the power to betray me. Ganun po. And I want you to know, guys, kaya nga eh, if God is the most loving being in the entire world, who is the being who is most hurt? Hindi ikaw. Kala mo, lahat ng kamalasan sa mundo sa'yo. Hindi. Ang pinaka maraming sugat sa buong mundo, sa buong universe, sa buong galaxy, walang iba kundi si God. Kasi walang nagmahal ng higit kay God. Amen? And ang masakit nito, hindi, sabihin ko lang ha, dito not to condemn us, pero para pag-isipan lang natin ha, kadalasan, mas nasasaktan pa si God sa kilos ng sarili niyang mga anak kesa sa mga nilikha lang niya. Kasi guys, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen? Yung katabi ninyo, kahit ang mukhang monkey, nilikha ng Diyos yan, tao yan. Amen? Pero unless tanggapin niya si Jesus as His Lord and Savior, hindi siya anak ng Diyos. Right? Oh, ito tanong, saan mas nasasaktan si God? Pag nagkasala yung nilikha niya or pag nagkasala yung anak niya? Di ba, anak? Right? Ako, teacher ako. Pag makulit o hindi nag-aaral yung estudyante ko, nasasaktan ako. Pero pag sarili kong anak, ayaw mag-aral, mas masasaktan ako. Kasi the more you love, the more you get hurt. Amen? So si God, yun ang quote-unquote risk niya. And I want you to know, as a church, di ko alam kung babaka pa ninyo ako, ha, mga Horizon Champs. As a church, handa tayong masaktan for the sake of love. Ay, wala akong backup. As a church, ulit na, bigyan ko kayo ng second chance. Ha. Nahurt ako dun, ha?
Okay, di okay na second chance, ha? Kahit na na-hurt ako doon. Okay, again, sabi nga, di ba? Again, na? As a church, handa tayong masaktan dahil handa tayong magmahal. Yes. Amen. Right? Hindi, kaya nga, kung not, kaya nga, pinapakita ko sa inyo guys, itong side ni God. Right? Because for me, no, it's rarely mentioned. Kasi laging ina-assume nga, eh, God is God. Di ba? Dahil God siya, syempre, imposible naman kay God mag-backslide. Imposible naman kay God na ma-discourage, imposible naman kay God na huwag magpatuloy, di ba? Imposible naman kay God to abandon his plans. No, no, no. Pero I want you to know, di ba? Kahit na, of course, the purposes of God will prevail, pero ang daming sugat, no? Ang daming hurt, ang daming pain na kailangan i-overcome ni God every day, every minute, every moment just to get us to the finish line. Diba? Kaya nga, verse 5 starts with the word but. Now, ang ganda ng verse 1 to 4, nag-invite, tapos nag-invite uli. Kita mo, 4 verses lang, 2 invitation na. Kasi, umpisa pa lang, tinanggihan na eh. Pero ito sabi, but they paid no attention. Hala? And went off. One to his farm, another to his business. Tapos to make matters worse, guys, tignan yung verse 6. While the rest sees his servants, treated them shamefully. Hala, meron pa daw na pinatay. Grabe namang rejection yan. Okay? Sino sa inyo dito, nag-invite na, tapos pinatay kayo? Ah, wala pa naman. Buhay pa naman kayo. So, wala pa naman. No? Sabi ko na sabihan naman masasakit. Baka yung ganun meron. Na? Pero yung pinatay, grabe po. Na? Tingnan lang po natin na mabilis ha, itong tatlong attitude ng mga taong nagre-reject sa Diyos. Na? Number one, tawagin na lang nating apathy. Ano yung apathy? Yung mga taong walang pakialam. They just don't care. Ang catchword nila, whatever. Di ba? Invite mo sa church, wale. Invite mo sa open cell, wale. Wala. Anything to do with God, ayaw. Di ba? Magjo-joke pa yan. Ay, church? Ay, mga iba, either yung sarcastic na, ayoko, masusunog ako dyan. O kaya, minsan nga, mas, ano na, na? Mas masasakit na yung mga salita. Pero dito lang muna tayo sa apathy. So guys, ano po ang lunas dito? Ano po ang lunas dito? Ipakita ko na po yung ano, ha? Para isahan na lang po tayo. Na? Ano po lunas dito? Tanungin ko po ninyo ako, ano? I believe it is the person of the Father. Sa mga ganung klaseng tao, sige, ayaw niya sumama sa'yo, pero kung willing siya makinig, hindi pa rin po tayo talo. Bakit? Kasi guys, listen to me ah. Ang mahalaga, hindi naman talaga ma-invite sila sa church eh. Ang mas mahalaga kaysa ma-invite sila sa church, tanungin niyo ako ano? Mataniman sila ng salita ng Diyos. Amen? So, huwag tayo yung, Pimans, yung office mate ko, hindi ko masama-sama sa church eh. Yung papa mama ko, hindi ko madala sa church eh. Hindi mo madala. Pero, pwede mo silang taniman. Right? Either aware sila o hindi, taniman mo sila. Right? Kaya laging ready ka with your seed. Okay? Ano itong person with the Father? Share ko lang po ito ng mabilis po. No? Last week, wala po ako dito nung morning. Afternoon, nandito po ako no, for our film showing. So, kaming nasa preaching team, mga 1 or 2 months in advance, nakaano na po yung mga schedule namin. Pati yung ipipreach namin, sino magpipreach. Na? So ayaw kasi natin ng mga last minute. So ako, matagal ko nang alam na July 9, kaya nga nung parating si Coach Abe, sabi ko, oh Coach Abe, I'm so sorry, I'm scheduled to preach in our other location. So I'll just ask Coach Chris to be the one to host you, di ba? To accommodate you. Ganyan. So naintindihan naman niya. Na? Sino po sa natin na dito nung nag-speak si Coach Abe? Did he do a good job? Amen? Now, palakpan naman natin si Lord for the life of Coach Abe, na? Pastor Abe. So alam ko na, di ba? So, ako naman, di alam ko na, July 9, mag-speak ako sa Matienza. So, hindi naman sa nagpapaspiritual, pero sa totoo, ugali ko lagi, bago ako mag-speak, ang dami ko naman kasing baon eh. At saka pwede akong gumawa ng bagong message. No? And hindi naman sa pagyayabang, ang bilis sa akin gumawa ng bagong message. No? I can do a message in... Depende sa mood. No? Depende sa mood. Pero saglit lang, no? Mabilis ako gumawa ng message. Pero nung tanong ko, Lord, what do you want me to preach in Matienza?
Alam ko po na sa Matienza, mga 200 po dumadalo doon eh. Na? Ang isang phenomenon sa Matienza ganito, ang dumadalo po sa Matienza church natin, almost half-half. Half members, half VIP. So in other words, kung 200 ang dumadalo doon, parang ang hati niya is usually, of course, hindi naman talaga saktong-sakto, pero estimate, kung 100 Horizon members, 100 bisita. So alam ko ang daming bisita. Plus, na, may mga nagsasabi sa akin, Pimans, kahit nandito kami sa Matienza, nanunod pa rin kami ng pag, yung 10 a.m. ng Cubao, nanunod pa rin kami, of course, not at the same time, pero on weekday, nanunod daw sila. So nung nagpa-pray ako, maliwanag na sinabi sa akin ni Lord, sabi ko, Lord, what do you want me to preach in Matienza? Do you want me to preach a new message? Sobrang clear sa akin, sabi ni God, I want you to preach on the message, Beautiful God. Beautiful God. Yung Beautiful God, preach ko na po dito yon as part of our Beautiful series. Okay? Eh so, syempre, alam mo yun, isip ko, Lord, kalahati ng mga attendees dun, VIP, maintindihan ba nila yung ganun? Magigets ba nila yung ganun? Tapos plus, yung kalahating member na nandun, no? Sabi nila, many of them, nanunood pa rin ng Horizon FB. Hindi na live, no? So, ibig sabihin, most of them, narinig na rin nila yung message. Pero again, niremind nga ako ni Lord, my ways are not your ways, no? My thoughts are not your thoughts. Eh, clear eh. Naging clear po sa akin. So, to cut a long story short, yun ang preach ko. Pero alam mo, hindi lang po tumigil si God doon, ha? God spoke something to me. Sino po gusto makimarites? Ikaw mga, yung mga ayaw makimarites, mag-CR muna kayo. Sino gusto makimarites? Alam mo, sabi sa akin ni Lord ganito, anak, di ba madalas mo naririnig? Di ba? Bagawa yung laging example ng mga counterfeit. Di ba? Parang ganito. Paano daw nai-spot ng central bank yung counterfeit na pera? Paano? Tanungin niyo ako, paano? By studying the authentic. Di ba? Yung mga bank teller, ang training nila, hindi yung, ito yung mga klase ng mga peking mga pera. Hindi, kundi ano, masterin nila yung totoo, totoong 100 peso bill, totoong 500 peso bill, totoong 1,000 peso bill, so on and so forth. Pag na-master daw nila yung totoo, mabilis nila ma-spot yung counterfeit. Tama. Ano mo sabi ni Lord sa akin? Ano mo bakit tong generation na to? Kung saan-saan na ano yung attention? Kasi they don't know the real definition of beauty. If you don't know what beauty is, everything to you, even the ugly, will look beautiful. Pakisabi sa katabi, may pag-asa ka pa. Hindi, huwag na, huwag na. Hindi, nagigets? Parang ganito, guys, ganito. Pag sobra kang uhaw, baka patilason, patulan mo. Pero kung busog ka, satisfied ka, tapos alam mo, lason yan, come on, iinumin mo, titikman mo, hindi, busog ka eh. Pag desperate ka, kahit na ano, titikman mo. Kahit na minsan nga, alam mo ng lason eh. Eh, dahil sobrang uhaw, lason eh. Di sige na. Tama? Ano ba sabi sa akin ni Lord? Sabi niya, my son, show my people how beautiful I am. The more they get to know me, the more they will know what, they will understand what beauty is. And when they fall in love with me, the very definition of beauty, they will not settle for anything less. Amen. Kaya ako hindi ko na alam paano gagawin ni Lord. Ha? Kasi yung Beautiful God na message, hindi siya, sabi na lang natin, may medyo malalim na message. Alam mo yan? Hindi siya yung simpleng ano, no? Hindi siya shallow, may pagkamalalim, baka nga pati Christian, medyo mahirap, you know, intindihin. Pero bahala na si Lord. Sabi ni Lord eh, preach yun. E di yun ang tayo naman, sumusunod lang tayo kay Lord. Ang ako, ano ko is this eh. Hindi ko ina-assume lahat ng sinabi ko na intindihan ng mga tao, lalo na ng mga VIPs. Pero yung, kung umuwi sila, o lumabas sila ng church with the idea lang na, alam mo, hindi ko naintindihan ng sinabi ng pastor na yan eh. Basta sabi lang niya, maganda daw tong Diyos nila. Di ba? Eh sa totoo lang, beauty takes time to appreciate. Yung totoong maganda, di ba? The more mo titigan, lalo gumaganda.
May mga iba yung unang tingin maganda, tapos pangalawang tingin, napuwing ka lang pala. Hindi, totoo. Kaya ako, ang ano ko, ang burden ko for that message is, okay, hindi, usually kasi ha, ako kasi, teacher ako eh. Kami mga teacher, ang burden lagi namin, kung ano sinasabi namin, gusto namin, lahat ng sinabi namin, naintindihan nyo. Pero for that beautiful God, naging ibang burden ko, kasi nga may word si Lord eh. Ang burden ko lang is, Lord, I'm sure hindi nila naintindihan lahat. Pero yung lalabas lang sila na, alam mo, hindi ko naintindihan sinabi ng preacher. Basta sabi lang niya, maganda daw Diyos niya. Di ba? Yun man lang. Kasi guys, baka minsan umaattend tayo ng church, umaten tayo, lumabas tayo, wala tayong appreciation of God's beauty. Yan ang minsan, ito ha, sabihin ko lang po ha, tayo sa Horizon, we pride ourselves in being relevant. Amen? Pero baka minsan lang ha, baka minsan sobrang practical ng mga message natin. Ang uwi ng tao, ano yung dala-dala ninyo? Ano yung baon nyo? Principles. Walang problema yung principle. Pero kita mo, bukas makalawa, may butas na naman yung puso nyo, may kulang, yan na naman, di na naman kayo buo, nakakalimutan yung mga principle. Kakain na naman kayo ng lason. You get what I'm saying? Kasi wala kayong ano ng beauty, wala tayong definition ng beauty. Wala kang standard ng beauty. So yung, kunwari sabi ko, guys, list down 3 things. Okay? 3 things you can do to make yourself successful. Kayo naman sulat. 1, write down your goal. 2, do your goal. 3, goal. Example lang. And again, di ko minamaka. So pwedeng, wow, excited ka, motivated ka. Eh bukas, mag-isa ka na. Di ba? Bukas, wala naman yung mga churchmates mo. Oh, Wednesday na uli. Eh bukas, may problema sa office, na-stress ka na, ano ka. Kita mo, ano gagawin mo sa principles na natutunan mo nung Sunday? Wala. Yung pressure ng kasalukuyan, tatabunan niya yung mga timeless principle. Kahit sabihin yung timeless principle, galing pa sa Bible. Come on, are you with me? So, from time to, hindi lang from time to time. Madalas kami, kasama ko doon ha, nagpre-preach kami ng timeless principle from the Word of God. Pero I think ang sinasabi ni Lord sa akin, from time to time din, don't focus on the relevant, focus on the timeless. Yung maaari, hindi yan, okay, may pinagdadaanan siya. Baka sabihin ng tao, beautiful God, eh, bukas, pagbayaran ng tuition ni Junior. Anuhin ko yung beautiful God, eh, saan kukunin yung tuition? Di ba? Maaari, pagdating ng Monday, wala pa rin siyang pambayad, magpre-pray siya, whatever. Pero yun na nga, ang naiwan sa kanya is, itong Diyos na to, hindi ako iiwan. Itong Diyos na to, hindi ako papabayaan. Di ba? Tapos kung matatempt siya na magnakaw, magsinungaling, mangutang, maalala niya, ano mo sabi ng preacher kahapon? God is holy, holy, holy. No? Banal lang Diyos. Ayoko gumawa ng kasalanan. Di ba? Magpapray pa rin, Lord, sa kukunin yung pera. Pero Lord, kahit anong mangyari, ayoko magkasala, ayoko magsinungaling, ayoko mag-5-6, ayoko magnakaw, lalo na. Come on, amen. Minsan, hindi principle eh. Are you with me? Huwag ito ha, mga boys. Come on. Yung mga boys, hindi, wag na. Papataasin ko sana ng kamay yung boys eh. Kaso, kakabahan ako pag hindi kayo nagtaas ng kamay eh. Di ba? Mga boys. Hindi ha. Mga boys, lagi sa Pimas, di ba normal lang naman sa aming mga boys, nalala yung mga teenager, magka-crush? Mga girls, di ba? Normal lang ba magka-crush? Yes! Pero ang tanong, kanino ka nagkaka-crush? Kung ang standard mo ng beauty, Pia Wurzbach, Taylor Swift, yan ang mga hanapin mo, yan ang maganda. Pimans, di ba? Amen? Pero kung ang standard mo ng beauty, God, yun ang sinasabi ko eh. Kunwari si God ang standard mo ng beauty, nakita ka ng maganda, pero palamura. Ay, yun ako. Kahit ang kamukha pa niya si... Di ba? Nagmumura eh. Turn off. Hindi naman sa judgmental ka. Pero sabihin, ang standard mo kasi ng beauty, godly. Amen. Come on, pakisabi sa katabi. May pag-asa ka. Ay, parang hindi rin. Hindi rin, ano? Hindi, totoo, di ba? Kasi pag ang standard mo na ng beauty, si God, pati yung liligawan mo, pati yung kunino ka magpapaligaw, affected.
Di ba? Kasi lahat ng hindi kamukha ni God, pangit sa'yo. Amen. Come on, yung katabi ninyo, gumaganda, pumapangit. Depende sa standard. Hindi, totoo, di ba? Depende sa standard. Kung ang standard din ng beauty, worldly, kita mo, gandang-ganda ka sa katabi mo. Di ba? Tapos sa totoo, mga iba sa inyo, pangit, pangit naman. Pero kung ang standard din ng beauty, si God, kita mo, yung katabi nyo, kahit nasabihin siguro, physically, hindi ganun kaganda, hindi ganun kagwapo, pero napaka-godly, ang mga taong godly, gwapo sa paningin din ng mga godly. You attract who you are. If you're attracted to God, God forms and informs your every decision. Amen. Eh siyempre, kung nakakuha ka pa ng maganda inside and out, yung maganda na nga sa labas, tapos ang ganda pa sa loob. Di ba? Yung maganda na sa labas, tapos godly pa sa loob. Oh, amen, amen. Bigyan na kayo ng permission. Kasi pakasalan mo na siya ngayon. De, sagutin ka muna niya, ha? Recently po, di ba? I think three days ago, may nilalabas na naman yung James Webb Telescope na isang bagong star, bagong galaxy ba to, na finoform po. Grabe, no? Kahit na hindi naman tayo siguro astronomer or, you know, pero pag tignan mo yung outer space, sobrang ganda, di ba? Yung parang nakakamangha. Of course, di ba? May nanonood tayo ng mga ano, yung parang yung space parang black lang. Diba? Parang yung kaila George Clooney. Interstellar ba yun? Basta yung sila ni Sandra Bullock, diba? Yung lumipad lang siya ng outer space. Black. Pero pag malayo-layo pa, no, grabe, no, kita mo, no, a new star or a new, I think, galaxy that is being formed at this very moment. Diba? So tignan po ninyo paano, tignan mo yung ganun, parang, oh, grabe si God, no? Kaya nga daw, may kinakanta tayo, the universe proclaims your majesty. Di ba? Yung pagtingnan mo yung mundo, kahit ang fallen na itong mundong to, meron pa rin semblance ng kagandahan. Nakikita mo na, wow, ang ganda talaga ni God. Can I have an amen? Amen. Ha? So guys, ganun po. Yung mga apathetic, ang totoo niyan, hindi ko sinasabi lahat sila maboborn again, ha? Pero ang totoo, yung mga taong walang pakialam, wala kasi silang standard or vision ng beauty. Tayo, kung kilala mo si God, pwede mo, ano, guys, ano mo, itong papakilala ko sa iyo, hindi to religion, hindi to rules. Kasi kung ganun lang, di ba? Wala na akong ma-offer sa iyo. Ano, papakilala ko sa iyo, person. Alam mo si God, pag nakilala mo si God, grabe, mamamangha ka. Di ba? Maiyak ka sa tuwa. Di ba? Kasi the more you know Him, the more you fall in love with Him. And the more you understand what beautiful is. And I tell you, again, once you understand the true definition of beauty, you will never settle for anything ugly. Come on, can I have an amen? No. Tingnan natin pangalawang klaseng excuse. Na? Kung una, si apathy, wala lang, walang pake. At pangalawa, si busy. Si busy, hindi naman sa ayaw niya. Wala lang siyang time. Diba? Kaya pwede sabihin, uy, wag muna ngayon. Diba? Siguro next week. Next month. Diba? Yung mga ganyan, no? Lagi naman, pag nag-aaral, pag summer na. Ano ba? Pag summer na, pagpasukan na. pag Christmas na, pag New Year na. Di ba? Pag mga single na, pag may anak na ako, pag graduate na ng anak ko. Di ba? Kailan pa? Right? Ano naman ang pangtapat po natin dyan? The priority of the sun. Bakit? Kasi ang taong busy, isa lang ibig sabihin nun. They are too preoccupied with the temporary. Hindi sila masama, you know? Hindi sila masamang tao. Hindi sila yung walang pake. As a matter of fact, kaya nga siguro sila busy kasi nga they care. They love their family siguro. Na? Pero ang nakalimutan nila na sila ay kaluluwa. Hindi sila physical beings na may kaluluwa, kundi sila ay, dapat ma-remind sila ay kaluluwa na it so happens na may katawan. So, paki-remind natin sa kanila na, Bes, remind lang kita, you have a soul. You are a spiritual being
Na? So i-prioritize mo ang anak. Prioritize si Jesus. Na? Jesus lagi ang una sa buhay mo. Come on, can I have an amen on that? Ha? Huwag i-neglect ang quiet time, huwag neglect time with God, huwag i-neglect Sunday worship. First things first. Na? Diba? Sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you as well. Come on. Amen? Okay. Pero alam mo, palala ng palala, yung mga rejectors, na? Merong apati, walang pake, meron lang, busy, maraming ginagawa, pero meron, ito, angry na. Kasi guys, pumapatay na. Diba? Ito sabi nga, while the rest sees his servants treated them shamefully and killed them. Parang, ha? Huh? Diba? Diba, dapat ang ano natin, kung ayaw mo, wag. Pero huwag mo ako saktan. Diba? Huwag mo ako awayin. Niyayaya lang kita mag-church. Niyayaya lang kita mag-Bible study. Kung ayaw mo, di sabi mo lang, ayoko. Diba? Ba't kailangan mo ako sampalin? Ba't kailangan mo saktan? And in some cases, ba't kailangan mo ako patayin? Again, maraming klaseng angry na tao. Amen? Again, baka lang ha, some of them, baka may negative experience sa church. Diba? Minsan may narinig tayong mga kwento na, eh, may kapitbahay ako, born again. Diba? Inutangan ako, tapos hindi ako binayaran. Diba? Yung mga ganyan. Now, of course, alam natin, excuse yun. Right? O mga iba, diba? Baka nga, dati, lumaki sa Sunday school. Diba? Tapos, baka nakita ng gulo-gulo ng church, politics, away, gulo, right? Baka may nagsuntukan sa church, mga ganyan. O kaya, baka may iba na bully sa church, baka may mga iba na molesta sa church, baka may mga iba, ang pastor na pinanggalingan nila, manipulative. Diba? Pinirahan talaga sila. Hindi, totoo yun eh. Pwede mangyari yun. Amen? Right? Hopefully, hindi sa horizon. Pero may mga ganyan. Diba? Mga iba naman, chismis lang. Diba? Nakwentuhan sila, ay, huwag ka mga ano nang maborn again. Ka-attend dyan. Diba? Mga ano yan, mga ganyan yan. O yan, ayaw na. Na? Mga iba, siguro ayaw lang kasi talaga na pakialaman sila. Kaya, diba? Nagagalit, naiinis, naging defensive. Okay? Alam mo anong pantapat sa kanila? Tanungin niyo ako, ano? Kung meron yung the person of the Father sa mga walang pake, the beauty of God, sa mga taong walang time, pakita niyo, Jesus first. Diba? Mas mahalaga si Jesus, diba? Yung kay Jesus, nasabi pala ni, ano, diba? Yung context ni Mary at saka ni Martha, alam niyo yung kwento, diba? Si Martha nagluluto, tapos si Mary nakaupo, tapos, diba, nung nag-complain si Martha, sabi ni Jesus, Mary had chosen the better part. Parang analogy ng pagkain. Parang sinasabi niya kay Martha, Martha, sobra kang busy, nagpakainin kami, pero si Mary, kumain na. You get? Diba? Like mga anak ko, fried chicken, hindi lahat ng fried chicken kinakain nila. Meron akong anak dyan, medyo maarte. Hindi ko nababanggitin kung sino. Pero maganda naman siya, in fairness. Mamili na lang sila. Diba? Meron akong anak, hindi siya kumakain ng fried chicken lang. Kailangan thigh or leg. May mga ganun. Diba? Pag nakuha nila yung thigh or leg, they have chosen the best part. Right? May mga taong ganun. Right? So, kita mo, sabi ni Jesus kay Martha, Martha, walang masama sa ginagawa mo, ha? Naglilingkod ka sa amin. Pero alam mo si Mary, nakuha na niya yung best part. See? Pag inuna mo si Jesus, he had already taken the best part. Amen? Pero alam mo, sa mga taong galit, ang pangtapat lang talaga sa kanila, the power of the Holy Spirit. Alam mo, nagre-research ako. Oh, listen to me muna, ha? Bago nagsusulat. Tingin kayo sa akin, mahalaga ito. Nagre-research po kasi ako eh. Diba? Gumagawa ko ng thesis and everything. Hindi ko matapos. Tanganin niyo ako bakit? Kasi hindi ko masimulan. Mahirap para tapusin ang isang bagay hindi nasimulan. No? Busy. Papagalitan na naman ng prop ko. But anyway, sa kaka-research ko, na-discover ko, may bad news ako. Ha? Bad news muna. Ha? Pakita niyo muna sa akin yung mukhang na malungkot. Totoo to, ha? Lahat ng branches ng Christianity down or bagsak ang attendance, pera, baptism. Lahat. Meaning, kunyari, Lutheran, Christian yan. Bagsak ang attendance, bagsak ang baptism, bagsak ang giving. Methodist,
Baptist, no? Presbyterian, lahat, mga denomination kasi yan eh. Meron lang isang grupo na hanggang ngayon pataas ang attendance, pataas ang baptism. Kasi pag sinabing baptism, pag attendance, ibig sabihin na may maintain yung member. Tama? Pag baptism, ibig sabihin, marami silang nawiwin na bago. Tama? Pag sinabing giving, ibig sabihin, involve yung mga tao. Right? Meron lang isang grupo sa lahat ng denominasyon ng born-again Christianity na patuloy lumalago. Tanungin po ninyo ako kung sino. Ito yung sagot. Ang mga Pentecostal. Ang mga Pentecostal lang ang hanggang ngayon lumalago. Bakit? Because Pentecostals emphasize the power of the Holy Spirit. Tama? Amen? Hindi ka makakatayo ng Pentecostal church na walang Holy Spirit. In every service, kahit anong topic, lagi ang emphasis, Holy Spirit. Yung power ng Holy Spirit. Di ba? Signs and wonders. Now, some of you might ask me, Pimans, hindi ba sapat ang salita ng Diyos? Ay, oo naman. Di ba? Kasi may mga Baptist friends tayo. Ay, word of God lang, word of God. Di ba? Pag dinagdagan mo yan, kunwari, mayroon kayong healing, mayroon kayong mga pray over, ano-ano pa, pray kayo ng miracle, eh parang yung sinasabi, hindi sapat ang salita ng Diyos. No, hindi po. Sapat ang salita ng Diyos. Can I have an amen? Amen. But can I have a but? Ito po yun. Sapat ang salita ng Diyos, pero sapat lang ito kung ito ay papaniwalaan. Maging honest ako sa inyo, ha? Useless ang Bible unless you apply it and believe it. Kasi pwede, okay, nakikinig ka ngayon. Oh, mga katabi mo, amen, amen. Ikaw naman, di totoo yan, di totoo yan. Oh, ano, may silbi? Wala! The Word of God only works when you believe it and when you apply it. Amen. Yun ang problema. May mga iba naman amen. Amen. Pero pag-uwi, hindi rin i-apply. Tama? So, anong nangyari? Yung word, walang silbi. Wala siyang naging effect sa'yo kasi hindi mo pinaniwala, hindi mo in-apply. Make sense? Oh. Marami sa atin, we go to church, we hear the Word of God, but you don't really believe the Word of God. Kaya dyan papasok minsan, o kadalasan, ang signs and wonders. So nagsishare ka ng gospel, ayaw niyo maniwala. Diba? Brad, mahal ka ni Jesus. Hindi. Kung mahal ako ni Jesus, ba't ganyan ang buhay ko? Kung mahal ako ni Jesus, bakit hiwalay ang magulang ko? Pag mahal ako ni Jesus, bakit namatay ng maaga yung papa ko? Of course, daming mga hindi masagot, diba? Of course, sasagot natin, Brad, hindi ako si God. Yung mga tanong mo, hindi ko masasagot. Ha? I don't want to put words into God's mouth. Pero ito, gusto ko patunayan sa'yo, buhay ang Diyos. Sige, ganito. Meron ka bang prayer request? Ganunin yun na. Meron ka bang prayer request? Oh, sabi niya, meron. O sige, can I pray for you? O ano yung prayer request mo? Pag-pray niyo. Pag kumilos si God, alam na this. Di ba? Pag kumilos si God, sabi nila, pre, mukhang totoo yung sinasabi mong word. Pero minsan, bago kasi sila maniwala sa word, kailangan nila ng evidence ng works. Tama? Kasi baka tayo, Christian kasi tayo, hindi na natin kailangan na, Lord, bumaba ka muna sa langit. Makita muna kita bago ko maniwala. No. Kasi siguro, kilala mo na si Lord, hindi naging issue sa'yo na, di ba? When you heard the gospel, tinanggap mo. Okay. Eh sa mga taong daming hurts, daming pain, daming doubts. Di ba? Oh, nag-share ka ng word. Parang walang dating. Anong sabihin nyo? Walang yung word of God. Hindi nag-penetrate ang word of God. No. The word of God will work if it is accepted, if it is received. Kaya may parable of the sower, di ba? Yung parable of the sower, tinaniman. Eh napunta sa highway. Paano ka magtatanim sa highway? Anong lalago na tree sa highway? Wala, di ba? So, ibig sabihin, even the word as powerful as it is, walang effect. Kasi hindi pinaniwalaan eh. Yan ang nangyayari sa maraming Gen Z ngayon. You share the word. Parang feeling mo, hindi nakikinig. Tapos ang ano natin, Pimans, yung Gen Z ngayon, matigas ang ulo. Iba talaga sila. Wait, totoo naman, iba sila. May mga Gen Z ba talaga tayo dito? Amen. Iba naman kasi talaga kayo. Duh. Pero, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Di ba?
Hindi tayo, di sige. Hindi, okay. Ayaw mo maniwala. Baka ang tanong mo, sige nga, patunayan mo sa akin, totoo yung Bible? Eh, of course, pwede, kung meron kayong oras mag-seminar ng 3 linggo para patunayan mo, the Word of God is true, o di sige. Diba? Kasi love the Lord your God with all your mind naman din talaga eh. Pero if in that moment, paano mo mawiwin yung tao? Oh, naniniwala po ba tayo ang Holy Spirit? Kumikilos pa rin ngayon. Tayo sa horizon na lang, ha? Kasi hour naman tayo. Tayo sa horizon, naniniwala ba tayo lahat ng mga spiritual gifts nag-ooperate pa rin hanggang ngayon? Oh, naniniwala pa rin tayo eh. So guys, ganun din eh. Para din tayo mga practical 80s eh. Naniniwala tayo in our head, si God nagpapagaling. Pero kung nalaman mo, ikausap mo, may sakit, hindi mo naman siya pagpe-pray. Bibigyan mo ng pera para bumili ng gamot. Hindi mali yun, ha? Hindi masama yun. Benevolence yun, eh. Di ba? Minsan may mga nakukuha. Kasi kindness naman, di ba? Ginagamit din ni Lord. Amen. Pero hindi kaya, iano muna, Brad, ganito. Pag-pray kita. Ha? Tignan natin kung papagaling ka ni God. Ngayon, para sabi mo sa akin, para hindi mo masabi na puro ka pray. Gusto ko practical. O, gagawin ko dalawa. Pagpe-pray kita. Pagkatapos kita pag-pray, gumaling ka o hindi, bigyan kita ng 100. Pambili mo ng drugs. Hindi, gamot. Kayo talaga? Amen? O, ganito. Pag pinag-pray kita, gumaling ka, sa'yo na yung 100. Amen? Ano ko na yun? Tulong ko na lang sa'yo yan. Okay? Ngayon, pag pinag-pray kita at hindi ka gumaling, edi sige, gamitin mo yung pera, pambili mo ng gamot. Amen. Tama? Pero, huwag kang matakot kasi yung nga sinasabi natin, no eh. Takot ka ma-reject. Oh, kung i-reject ka naman din talaga nila, masasaktan ka rin naman talaga, di ba? So sa akin ganito, kung i-present mo yung gospel, sama mo na yung signs and wonders. Kasi kung mare-reject ka. Pero ang point, ikaw ba, nagawa mo dapat talaga lahat? Di ba? Kasi pwede na share mo siya ng gospel, sabi niya, no. Okay, Lord, ha, ginawa ko na lahat, ha. Baka mo yan, tanong ka ni God, anak, ginawa mo ba talaga lahat? Yes, Lord, nakita mo naman, Lord, di ba, sinayaran ko ng gospel? Di ba, narinig niyo naman, di ba, sabi niya, no. Sabi ni Lord, di ba, bigyan ko kayo ng kapangyarihan mag-pray. Di ba, I given you authority to trample on snakes. Amen. May authority ka to cast out demon. So, para na rin, nakakita ka ng demon possessed. Tapos ano, sinira mo ng gospel. Ikaw, demonyo ka. Di ba? Jesus is Lord. Amen yun. Demonyo pa rin siya. Hindi, di ba? Pag nakita ka ng demon possessed, syempre, anong gagawin mo? Bago mo share ng gospel, kakasal po muna yung demon. Duh. Parang nagulat kayo. Hindi, di ba? Oh. Pero, pag may sakit, ang ano agad natin, Pastor, si ano may sakit? Raise tayo funds. O hindi rin mali yun, ha? Di ba? Kasi benevolence yun eh. Si God ginagamit niya ang benevolence. Amen. Kasi may mga tao na ano na, wow, bait ng church na to. Kindness. Kasi sabi nga naman, di ba? The world will know God sent the Father if we love one another. Pag nakita yung love sa atin, pwedeng makakuha sila. Pero may mga bagay, kunyari mga ganong klaseng tao, sige nga, naka-encuentro na ba kayo ng tao na for whatever reason, hindi lang sa ayaw sa Christianity, galit sa Christianity. Come on. May kausap ba ka? Okay? Di ba may ganun? Yung parang hindi mo alam na, parang may galit to. Di ba? Yung narinig lang niya, yung salitang born again, ha! Huwag niyo malapitan! Di talaga ba? May hugot, may, come on. Yung mga ganun makukuha niyo sa ano? Well, again, pwede. Makuha sa kindness. Diba? Kuha sa patience, kuha sa prayer. Pero sa akin, wag lang private prayer. Public prayer. Kunwari, ayaw niya. Ayaw ko yan! Ano yan? Bible ba yan? Ayaw ko yan! Kuya, kung ayaw niyo po talaga, eto na lang po. Diba? Payagan niyo po ba ako pag-pray ko kayo? Pag-pray ko lang po kayo. Kung di naman po totoo ang Diyos, wala naman po mawawala. Tama? O baka pag gano'n, sige na nga! Kuya, bago kita pag-pray, tanganin muna kita. Ano po pinaka-urgent ninyong prayer request? Pinaka-urgent. Di ba? Pag sinabi, may sipon ako. Hindi, ayoko yan. Ayoko ng sipon. Gusto ko cancer. Hindi, di ba? Hindi, ano mo na? Sige, ano po ang pinaka-malaking
urgent na ninyong prayer request. O, pag sinabi niya, o, ganito, ganito. O, hindi, sabi, o, magpe-pray po ako ha. Kung di naman po totoo itong Diyos ko, sabi niyo, di po totoo, wala po mga wala. Nagsayang lang po ako ng laway. Pero kung totoo, o, tawagan niyo po ako ha. Ito po number ko. Ito Facebook ko. O. Amen? Ngayon kung i-reject ka, i-reject ka. Pero yun ang pwede mong sabihin, ginawa ko yung best. Amen. Kasi guys, may resources tayo eh. Masasabi ba natin, kung nabigyan ka ni God ng 100 pesos para ipamigay, iba kasi binigyan ka ni God ng 100 pesos para sa sarili mong need. Pero let's say, sabi ni God, Pauline, bigyan ka ng 100. Itong 100, pamigay mo ha, pamigay ha, hindi ito para sa'yo ha. Yes, Lord. Dinghanap si Pauline kung sino pa bibigyan ng 100. Nakakita si Pauline ang nangailangan, bigyan ng 50 pesos. Binigay ba niya lahat? Hindi, di ba? Kasi binigay sa kanya 100. Right? Tayo, kasama sa evangelism, yung signs and wonders eh. Ngayon, lahat ba ng pag-pray natin gagaling? Hindi. Part yun ng risk. At dyan tayo pupunta sa point number 3. Tama? Just as hindi naman lahat ng shisharean mo tatanggap eh. So sabihin na natin, hindi lahat ng pag-pray mo gagaling. Pero sige na. Alam mo yun? Ano sabi ko sa inyo? Guys, pag dumating tayo sa point, kasama ko dyan ha, yung kaya mong tanggapin yung no at kaya mong tanggapin yung quote-unquote rejection, panalo ka. Unstoppable ka. Kasi hindi ka natatakot mahiya eh. Hindi ka natatakot mapahiya sa harap ng tao. Kasi again, at the end of the day, Lord, ang goal ko is not for you to make me happy. Ang goal ko is to make you happy. At pag sinabi sa'yo ni God, anak, huwag ka na malungkot. Napasaya mo ako. Okay? Hindi siya tumanggap, pero alam mo, natuwa ako sa'yo, ha? Kasi alam ko na mahihain kang tao, pero alam mo, the fact na nilapitan mo siya, sineran mo siya, pinag-pray mo pa siya, alam mo, dun pa lang na-please mo ako. Kaya, well done, good and faithful servant. So ikaw, kahit na na-reject ka, pwedeng ang saya-saya mo. Kasi namumuhay ka for the pleasure of God. Come on, am I speaking to somebody here today? Amen? Di ba? So guys, itong mga rejection, yes, meron at meron magre-reject. Pero ang tanong ko ay, nagawa na ba ng church ang lahat para masabi talagang ni-reject ka? Or baka may ginawa kang part, pero may kulang, di ba? Tapos sabi ni God, anak, yan lang ba ang binigay ko sa'yo? Oh. Have I not given you authority? Kaya nga, di ba, bago humayo ang mga disciple, di ba, si Jesus nagbigay ng great commission. Can I have an amen? Ano sabi niya? Go, make disciples. After that, nag-disciple na ba ang mga disciples? Hindi! Kasi after Matthew 28 is Acts 1. Ano sabi sa Acts 1? Wait for the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit has come upon you, you will be my witnesses. No, Acts 2, dumating ang Holy Spirit, ubus na, tapos na. Kasi may power na eh. No, paano mag-share ng gospel ang mga disciples? Preach lang? Hindi. May kasamang signs and wonders. Amen? Guys, kung nakahanap kayo, nakatagpo kayo ng mga taong galit, usually hindi nakukuha sa conversation eh. Nakukuha sila sa manifestation. Amen. Ay, parang wala akong kausap. Come on, amen? Parang marami sa inyo, gusto lang ninyo conversation. Di ba? Guys, huwag kang ma-pressure. Hindi naman ikaw magpapagaling eh. Conduit ka lang, instrument ka lang. Pagamit ka lang kay God. O, minsan, kunwari, friend, pag-pray kita, tignan ko kung may word na ibibigay sa akin si Lord, ha? Pero hihingin ko kay God. Pag walang binigay sa akin si God, di wala, ha? Okay, pag-pray lang kita generally. Eh, kunyari nag-pray, Lord, bigyan mo ako ng word para sa taong to. Eh, bigyan ka ni God ng word. O, sabi ni Lord, ganito, ganyan, ganyan. Bigla siya naiyak. Paano mo nalaman? Ay, hindi ako yun. Sabi ko kasi, hingi ako ng word kay God. Pag-pray kita eh. Eh, kung binigyan ka talaga ng word ni God, pag-pray siya. Tapos, kikilabutan siya kasi ngayon lang kayo nag-meet. Tapos, pag-ano siya, paano mo nalaman na meron akong ate na may sakit? Ay, hindi po ako yun. Si Lord po yun. Kasi sabi ko po sa inyo, hingi ako ng word kay God. Nagigets? Di ba? Again, lagi bang ganon? Hindi. Misa, Lord, may word ka ba? Parang wala. Blank. Wala. Pag-pray mo lang siya generally. Eh, paano kung meron?
Right? Guys, madaming rejection. Hindi naman talaga rejection. Hindi pa natin kasi nagawa yung part natin. Oh, amen. Oh, guys, tapusin na ba natin ito? Yes or no? Oh, sige, ito yung our hope. Sige na nga, tapusin na nga natin ito. Parang wala na kasi akong kausap eh. Okay? Okay. Hey, is God speaking to somebody here today? Amen. Ha? Pakisabi sa katabi po ninyo, I'm getting this. Amen. Ha? Okay, so, ito, pakita ko na po sa inyo yung the two ways of God. Kasi ways of God eh. Number one, God will go through a lot of no's to get to one yes. Amen. Guys, ganun din sana tayo. Kung, again ha, if we dream of becoming an unstoppable church, the skill, kung skill man ha, the skill we need to learn is with handling rejection. Yung kahit na, okay, katok ka, pwede po mag-share ng gospel. Hindi! Kabila. Di ba? Pwede mong share ng gospel. Pinaano ka ng aso. Di ba? Di ba? Hindi, eh, ikaw, undeterred ka. Sanay ka sa rejection eh. Di ba? Pupunta ka sa pangatlo. Yung pangatlo, pwede mong share ng gospel. Ah, ano mo, hulog ka ng langit. Ah? Parang, ha? Paano mo hulog ng langit? Kasi nagpe-preo kay God, magpadala siya ng anghel. Ikaw yun. Next, makita mo? Sa itsura mong yan, napagkamalak ang anghel. Huwag lang sana Hinebra. Di ba? So, hindi, pero totoo to, di ba? So, the king was angry. Eh, kasi pinatay yung mga servants niya eh. So, he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Huwag na kayo magulat sa verse 7. Di ba? Kasi eye for an eye eh. Pinatay yung mga servants niya, so pinatay niya yung mga pumatay sa servants niya. Pero sabihin niyo, but, eto, dito kayo mamangha. Verse 8. Tuloy pa rin ang imbitasyon. Di ba? Kasi pwede sabihin ng hari, wala pala kayong kwenta eh. Huwag na nga lang. Hindi, ano sabi ng hari? Sabi niya, the wedding feast is ready. Sayang yung baka. Sayang yung lechon. Amen. Ito mo, wala naman natuwa oh. Calves nga eh, di ba? Oh, hindi kumakain ng baboy yung mga Diyo. But the wedding feast is ready, but those invited were not worthy. So, ano ngayon? Ano, give up na? Hindi, ano sabi ni God? Go to the main roads. Invite to the wedding feast as many as you find. Kitam. Yun kasi tayo. Tayo kasi, di ba? Pag nireject isang beses, di ba? Sabi nga nila, once beaten, twice shy. Pag napahiya na ibang isang beses, nag-fail na isang beses, ayaw na. Hindi, dapat, ah, di ba? Endure mo yung no until you get to yes. Di ba? And so, yung servants, to their credit, masunurin. They went to the roads, gathered all they found, both good and the bad. Di ba? So, the wedding hall was filled with guests. So, ano ang good news? Heaven will be full. Amen? Amen. Hindi heaven will be full of fools. Heaven will be full. See? Kaya, di ba tayo, pinapray lang natin, Lord, alam namin mapupuno ang langit. Ang hinihingi lang namin, Lord, yung portion namin. Hindi lahat ng unbeliever horizon magwi-win. Pero I'm sure merong itinabi, may ni-reserve ang Diyos para sa horizon. Amen. Diba? O, number two. Pero ito, warning ha. God calls many, but He notices or considers one. Okay? Huwag mong isipin, porke marami, makakalusot ka pag hindi mo talaga tinanggap si Christ. Kasi ganito, o kunwari, tayo, church, sabi mo na ngayon, let's say, may mga 150 tayo, 200, na? O, baka meron sa inyo, hindi pa talaga born again, pero nakikitaas ka ng kamay, you know what I'm saying? Di ba? You look like a Christian, you talk like a Christian, natutunan mo yung mga salita namin, natutunan mo mag-amen, hallelujah, pero wag ka. Si God, ang talas-talas ng mata ni Jesus, napapansin niya sino yung hindi kanya. Okay? Bakit? Kasi sa mga, when the king came to look at the guests, plural. Ganun, dyan magaling si Jesus, di ba? Si Jesus may 100 sheep. Aba, bilang talaga niya. Kaya nung nawawala yung isa, alam niya. Sabi niya sa mga, ano niya, tauhan niya, oh, ba't nawawala si, ano, si Sam? Lord, sino si Sam? Yung sheep na may bigote. Sabi niya, oh, tignan mo, no, hanapin mo, meron bang may bigote dyan? Wala, di ba? Kasi nawawala na siya. Boss, paano mo nalaman? Siyempre, ship ko yan eh. Hindi, di ba? Ganun si Jesus. Ang maganda, pag ikaw Christian, alam ni God, Christian ka. Kahit na nawawala ka, alam ni God, Christian ka pa rin. Hala. Amen? Guys, ganito ha? Gusto niyo ng contrast.
May mga tao wala sa church pero Christian. May mga tao na sa church hindi pa rin Christian. At alam ni God sino. So, kunwari meron sa atin nag-backslide. Riza, nag-backslide ka ha? Next week wala ka ha? Next week wala ka, alam ni God wala ka, absent ka, hahanapin ka ni God. Kahit na nasa party-party ka, di ba? Ika-convict ka ng Holy Spirit. Riza. Di ba? Hahanap-hanapin ka ng pusa. Meow. Di ba? Oh, kala mo lusot ka? Wala ka sa church pero Christian ka. Tapos may mga iba nag-church pero hindi pa talaga Christian. Right? Ang good news, pag Christian ka, nawawala ka, hindi napapansin ng iba, hindi napapansin ng kapwa mo tupa, pero si Shepherd, hahanapin ka kasi alam niya nawawala ka. Amen. Pero ang bad news, hindi naman actually bad news, warning, is what? Pwede nga sa church ka, yung nga, yung alam mo yung lingwahe, alam mo yung SOL, alam mo yun? Alam mo yung mga ginagamit ng mga jargons ng church. Pero alam ni God, hindi ka pa talaga Christian. See? Kaya guys, i-reflect mo sarili mo, evaluate mo pa rin sarili mo, Lord, talaga bang kilala kita? Talaga bang tinanggap na kita? O, kasi dito, nagkaalaman sa damit. Kasi, yung guest na yun, kung sino man siya, that man had no wedding garment. Hindi sinabi wala siyang damit, ha? Pero wala siyang wedding garment. Bakit? Kasi pag ang hari nagpa-party, sa mayaman ka o mahirap, sa gate pa lang, meron pong nakabang na, ano size ka? XL. Lahat ng size meron. XXL. XXXXXXXXL. Iba naman sa inyo, XXXXS. Lahat, from all shapes and sizes, meron. So, hindi natin alam paano nakapasok to. Baka ng konti yung, you know, yung guard, tapos lumusot, tapos kala siguro niya, okay lang. Eh, hindi niya napansin. Ang hari, kala niya busy, di ba? Ang hari, nagmamatsyag. Kahit na gusto ng hari, puno ang ano niya, pero gusto ng hari, papasok ka on my terms. Ha? Hindi po to, kaya nga hindi ako naniniwala sa win the loss at all costs. Hindi win the loss at all costs. Win the loss, period. Hindi at all costs. Yung kahit na hindi tanggapin si Christ, pwede. Hindi, oh. Hindi ganun, ah. May standard si God. Jesus is the only way, the only truth, the only life. No one comes to the Father except through Him. Amen. Eh, napansin. Di ba? So, kinausap siya ng hari, friend, how did you get in here without a wedding garment? And he was speechless. Patay siya. Di ba? Ang gagawin lang naman niya ay ano, invited naman siya eh. Di ba? Kung may mga VIPs po tayo ngayon, na invited ka, kapatid. Di ba? Tanggap ka naman. Kailangan mo lang gawin, aminin na makasalanan ka, tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior. Pero kung pati yun ayaw mo, tapos nag-i-insist ka on your own way, kahit na invited ka, at gusto ni God, maligtas ka, hindi ka pa rin maliligtas. Papalayasin ka pa rin. Kino mo ha? Jesus said to the attendants, bind him hand and foot, cast him into the outer darkness, in that place there will be weeping and gnashing of teeth. See? Di ba? Hindi po ito win the loss at all costs. Hindi. Win the loss, but on Jesus' terms. Okay? So, yan po ang ano. So, ito po, then dito pumasok yung, ito po pala yun. Ito pala ibig sabihin ng kinote natin kanina, many are called, few are chosen. Ibig sabihin ganito, actually hindi nga many, all eh. Lahat naman pala, imbitado. So yung tao na ayaw magsuot ng wedding garment, parang anong dahilan na hindi siya magsusuot? Invited naman siya. Ibig sabihin, walang dahilan para mag-gate crash. Kasi invited naman talaga siya. Yun nga lang, isa lang ang gagawin niya, magsuot ng wedding dress. So ikaw, gusto ko naman talaga iligtas ni God eh. Mayaman ka, mahirap ka, di ba? Kahit ano ka pa, di ba? Masama ka, sobrang sama. Ang isang kondisyon lang ni God ay ano? Tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior. Amen? Gusto niyo ng gospel? Okay. Tingnan niyo yung gospel ha. Di ba sa umpisa, may imbitasyon ng hari para sa kasal ng kanyang anak. Ikaw, bisita ka lang. Is that clear? Okay. Of course, alam natin, ang Bible, malawak. Buuin natin yung Bible. Punta tayo sa Revelation. Pagdating ng Revelation,
I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the roar of many waters and the, like the sound of mighty peals of thunder, crying out, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and exalt, give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Ha? Ano daw? Ito, ikaw na ang kinasal. Amen. Kamakama. Sino gusto i-claim yan this year? Ay, walang may gusto. Sige, bahala kayo. Prophetic word yan. Oh Lord, ha? Ayaw po nila. Nag-offer po ako. Ayaw po nila. So, sorry na nag-expire na ang offer. So, kita mo, umpisa, guess ka. Parang ganito, ha? Parang ganito. So, tinanggap mo yung invitation, later to find out, kasal mo pala yun. Wow! Amen! Kasal mo pala yun. Di ba? Baga pagpunta mo, ba't kaya na magsuot ng wedding dress? Kasi pre, alam mo, bride hindi nakasuot ng wedding dress. Di ba? Kahit ng mga simpleng wedding, ang bride laging may wedding dress. Right? Yung mga guests, minsan, depende sa host, di ba? Minsan yung host, okay lang, kahit na ano. Although, karamihan, may protocol yan, di ba? May ano, ay, formal man lang, magbarong, yan. Di ba? Pero lalo na ang bride. Di ba ang bride ang pinakamahalaga sa wedding? No? Eh, syempre, ang bride, kailangan talaga magsuot ng wedding dress. Ano mo, ha? The bride has made herself ready. Look at verse 8. It was granted to her to clothe herself. See? Yung groom, siya magbibigay ng dress sa bride. So, ang gagawin lang ng bride, para pakasalan siya ng groom, suotin lang niya yung wedding dress. Eh, yung nga po ang problema, yun na nga lang po gagawin natin. Di ba? Tanggapin mo si Christ, suotin mo yung righteousness ni Christ para pag tumingin si God the Father sa'yo, hindi niya makita kasalanan mo, makita niya yung righteousness ng anak niya. Yan lang po ang gagawin niyo, ayaw niyo pa. Di ba? Ngayon, pag kinas-out tayo ng Diyos, ano sabihin niyo? Si God Panginang masama. Samantalang si God, paulit-ulit, iniimbitahan ka, sinusuyo ka, niligawan ka, nakikiusap sa'yo. Ayaw mo. Pag huli, pag si God naman magka-assault sa'yo, si God pa rin ba masama? O sabi ni God, anak, ilang chance binigay? Hindi ka pala anak. Friend. Diba yung natawag niya sa'yo? Friend. Diba? Paano ka nakapasok na walang wedding garment? Diba? Kung nakalusot ka sa guard, sa akin, hindi ka makakalusot. Amen? Guys, ito, sabihin ko sa inyo, ha? Kung nakalusot kayo dito sa Horizon, ibig sabihin, lumusot kayo sa membership class, baka iba sa inyo, nag-SOL na. Baka yung mga sa inyo, nag-SOL3 na eh. At nakalusot kayo sa leader nyo, nakalusot kayo kay Pastora DJ, nakalusot din kayo sa akin. At may picture pa tayo together. Ha? Na binibigyan kita ng certificate, baka nga nag-graduate ka pa, cum laude, ha? Tapos may award ka pa. Di ba? Evangelism award. Biro mo, dami mo na dadala kay Christ. Sarili mo pala, di pa save. Grabe naman yun. Di ba? Now, of course, hindi ko kayo natakot. Pero gusto ko lang na examine yung sarili mo. Kasi yung laging ano ko as a pastor na Lord, lahat po ba mga members namin save? Di ba? Baka meron po kasi nakalusot. Di ba? Lord, habang buhay sila, paalam nyo na po. Huwag naman po sana na pag, kung kailan judgment day na, tapos sabi ni God, hindi ka totoong Christian. Ay, patay. Kasi lahat ng chances, nandito eh. Wala nang chance pag judgment day. Come on, amen? Ha? So guys, dito pa lang, examine nyo na sarili nyo. Eh, yun nga, tanong mo sarili mo, tinanggap ko ba talaga si Christ? Di ba? After all these years, ano ba goal ko? Pasayain ako ni God? O ang goal ko na ngayon, pasayain si God. Kasi guys, kung hanggang ngayon, matagal na kayong Christian, pero ang goal nyo pa rin, pasayain kayo ni God. Oh, baka lang ha, baka lang. Baka hindi pa kayo talaga saved. Kasi kung totoong Christian ka, ang pinakakaligayahan ng buhay mo, pasayahin si God. I-honor si God, i-glorify si God, i-please si God sa lahat ng ginagawa mo. Amen. Pag hindi yan ang karanasan mo, di ko kayo tinatakot ha, but I want you to examine yourself, baka hindi ka pa saved. Kahit na member ka na ng Horizon, pero pwedeng hindi ka pa saved. Do not deceive yourselves. Amen? Okay, mahaba-haba na po ang preaching po natin. Tapusin na po natin. Yes? Utang na loob, yes. Ako na rin, gusto ko na rin po tapusin.
bago tayo mag-idea, one last, tingin niyo, gusto ko pa mag-preach. Uy, mag-preach pa ako mamayang hapon. Okay. Bago ko i-share yung big idea, can I share one last idea? Ha? Pero hindi ito bagong idea, kanina ko pa sinasabi ito. Mga kapatid, mga kaibigan, mga anak, mga champions, naniniwala ba kayo, one yes can heal many no's? Di ba? Yung kunwari, lalaki ka, dami mong niligawan, busted. Pero finally, you met the person you love the most. At buti na lang siya, nag-yes siya sa'yo. At yung isang yes, na-heal yung maraming no. At it can be the same person. Meron din po tayong kilala, classmate ko. Hindi ko nababagitin yung mga names na. May classmate ako dati sa Bible school. Yung lalaki, niligawan yung babae, busted. Up to 3 beses, ang pagkaalam ko. Ha. Hanggang nag-graduate kami, alam ko, busted yung guy. Di ba? So, kami sinasabi na, Pastor, madami pang iba dyan. Siya talaga gusto ko. Hindi, di ba? Madami pang iba dyan. Mga 5 years later, nung, di ba, may mga Facebook na, hindi, wala pa yata Facebook, pero may mga ano na, mga text-text, mga gano'n. Doon ko nalaman na, sila na pala. Tapos invited ako sa wedding nila. Ay, di ba? Hindi kami nakita, hindi ako pwede pumunta, wala ako sa wedding nila. Tapos nakita kami sa G12 conference. Sabi ko na nga ba, buti na, hindi ka nag-give up. Hindi nga, sabi mo nga, huwag ko na siya ligawan eh. Hindi, tinetest lang kita. Sabi ko, buti na, hindi ka nag-give up. Kita mo, nagkatuluyan din kayo. Di ba? So, ang dami niyang rejection from the same woman. Oh, in the end, sila rin. Amen? Di ba? It takes one yes to heal a lot of no's. Oh. Are you ready for a big idea? Ilabas na muna natin to sa evangelism and discipleship. I-apply natin sa all areas of life. Okay? Ito ang ating big idea. Let the acceptance of one. Kilala naman siguro ninyo, sino yung one? Ha? Hindi siguro tao yan. Ha? Let the acceptance of one heal the rejection of many. Amen. Di ba? Hindi ko po i-deny marami kang rejection. Na? Dami kang hurts, madami kang pain. Even yung mga paglalait, rejection yun, di ba? Yung nagsabi sa'yo, wala kang mararating. Di ba? Yung nagsabi sa'yo, ang BO-BO mo. Rejection yun eh. Na? Until yung baka meron talagang actual na nanligaw ka, hindi ka tinanggap, nag-apply ka, sa gusto mong work, hindi ka natanggap. Right? Rejection hurts. Amen? Yung totoo, rejection hurts. Pero ano mag-heal sa'yo? Na? Kasi lagi natin sinasabi, there's nothing to prove eh. Na? Ang pinaka-healing po dyan is to accept the acceptance of God. Na basta kahit ano pang sabihin niyo, ako mahal ako ng Diyos. Di ba? I'm no longer a slave to sin, no longer a slave to fear, no longer a slave to the opinions of people. Di ba? I am not also a victim of other people's rejection. No, I am the recipient of God's love. I am the recipient of God's grace. Diyan ka mag-focus dun sa acceptance ng Diyos sa buhay mo. At allow mo yung acceptance ng Diyos sa'yo, yan ang mag-heal na, ng lahat ng mga rejections natin. As we enter into our sacred space, bababa po ako na, iiwan ko po yung big idea. Gusto ko in the next 2 minutes in our sacred space na, ito ang let this thought, na principle, it's a principle actually, na let this principle wash over your hurts, your pain, your wounds, even your trauma. Amen? Na? Ito, ano mo lang, just bask in the acceptance of God. Amen. Kung okay lang sa music team, kasi babalik ko na rin ang music team, na maganda rin kasi may ending na may music team. Gustong-gusto ko yung kinanta natin, yung huling kanta, kung ano man yun, kaya ba ninyo kantahin yun? Worthy is the number, ha? Huh? Oh, yun, basa-basa, yun. Baka, maybe we can sing that after our sacred space. Is that okay? Tapos I'll just come back for our benediction. Amen? Sige, let's dim our lights. Let's have at least 2 minutes of silence in the presence of God.
fellowship, the love of God, and His name is Jesus, the one who was slain for the sins of the world. Grabe mo yung picture na yan. Kanina, well, nag-preach po si Tatay, no? I'm imagining Jesus went through a lot. Jesus went through a lot. Grabe yung pinagdaanan niya just to save you and me. Imagine that picture. And no one really is worthy to be given that highest praise, that highest honor than Jesus. He is the love of God. Amen? He is the sacrifice for all of us to be saved. At narito po tayong lahat ngayon because of His great love, because of His sacrifice. Can we just honor the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We just want to worship You, Lord. Kayo ang karapat-dapat. Walang iba, Panginoon. Hallelujah.
ako mahilig sa mga party, no? Pero when somebody invites me, I do try, no? To attend, kahit hindi ako mahilig. Kasi iniisip ko, yung pag-invite sa'yo ng tao, parang it's their way of saying, Manric, mahalaga ka. No? Your presence matters. So, gusto ko i-reciprocate yung honor na yon. Kaya minsan, kahit na busy, minsan sasabihin ako, ay, okay lang ba, daan lang ako, hindi ako tatagal, pero I'll drop by, kahit na 10-15 minutes, pakita lang din, di ba? Kung may mabigay na gift, no? Kasi, yun nga eh, ino-honor natin yung invitation na ibig sabihin, sinasabi kasi na mahalaga ka eh. So, imagine po natin, no, tayo inibitahan tayo ng Diyos. Di ba? Namatay si Jesus para sa'yo, eh, ibig sabihin, mahalaga ka. Kaya kung sabihin, hindi ka mahalaga. Tapos later, malaman mo, gusto kang pakasalan ng Diyos. O, kita mo. So, hindi ka nalang guest. Di ba? Kundi ano, naging bride ka pa. Di ba? O, ito yung ano eh, from yung bridesmaid to the bride. Di ba? So, di ba yung usually pag-wedding, may mga hinahagis na buffet, bouquet. Buffet. Sa Horizon kasi buffet. Bouquet. No? Tapos, di ba, ang tradition is sino makasalo, siya yung next na ikakasal. O, dahil minsan, yung ang nakakasalo, bridesmaid talaga, di ba? O, uy, tapos, may mga iba nga, totoo, siya ang next na ikakasal. No? So, parang ito, di ba, umaten ka lang, di ba, guest ka lang, tapos mamaya binigyan ka ng gown, tapos napansin mo, parang gown ng pang, ano to, ha? Ng ikakasal, ha? Hindi lang gown ng pangkasal, kundi gown ng ikakasal. Eh, true enough, ikaw pala ang papakasalan ng Diyos, di ba? Ikaw yung papakasalan ni Jesus. Grabe po talaga, no? So yan, lagi po yung ano, no? Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, yun ang security mo, yan ang identity mo, di ba? At ito ang mag-heal ng mga maraming rejections na natamu natin sa buhay. Amen? Ha? So yan po ang lagi nating alalahanin. Next week po, meron tayong message. Pakitala natin, di ko nahawak yung clicker ko. Ano? So, puro ganun kasi yung tema ng ano natin, ways of God. So, ngayon is yes and no. Next week, tingin ko maganda tong message na to. No? Hindi masyado nababanggit. Joy and sorrow. Gusto ko pakita, hindi ito inspired lang ng inside out. Kundi joy and sorrow. Na a man of God, a woman of God, is a person of great joy, but also a person of great burden. Papakita ko po sa inyo yan. Hindi one over the other, hindi po one and the absence of another, both. No, ang totoong man of God, ang totoong woman of God, pareho, grabe yung joy, pero grabe din yung burden na dala-dala po nila. Pakita ko po sa inyo yan next week. Alam mo bakit ganun ang man of God, bakit ganun ang woman of God? Papakita ko sa inyo kasi ganun si God. Hanggat hindi pa po last days, hindi pa po judgment day, God is a God of joy, but God is also a God of burden. Na kasi hanggat may hindi pa naliligtas, no, yung burden ng Diyos will remain until the very end. Pakita ko po sa inyo next week. Okay? So, babalik po ba kayo next week? At mag-i-invite ba kayo? Amen, ha? So, kung may kilala kayo tayong masaya, uy, di ba, invite kita para sa yung topic. Pag may kilala kayong malungkot, invite nyo rin, alam mo, para sa'yo din yung topic. Amen. No? Yung mga taong walang pakialam, sila yung end. Amen. Ha? O sige, pray na po tayo. Lift up your hands, na, brothers and sisters, bless ko kayo. Brothers and sisters and friends, pray ko yung ano, Celtic blessing sa inyo. May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the rains, may the sun muna shine warmly upon your face. And the rain fall gently upon your fields. And until the day we meet again, may God, and I'm sure He will, keep you in the palm of His hands. Na? Pag minahal ka ni God, it's as if ikaw lang ang tao sa buong mundo. Ganun magmahal si God. Na? Bagamat madaming mahal si God, kahit na pwedeng sabihin lahat, tayo mahal ni God. Pero pag minahal ka ni God, it is personal. Na? It is unique. Na? So, bask yourself in the love of God. Now, keep yourself in the love of God. Yan ang magsusustain sa atin through the good times, through the bad times, through the hills and the valleys of our lives. No? Kahit anong season pinagdadaanan mo, basta hawak ka ng Diyos sa kanyang kamay, mananatili ka. No? Sabi nga ng isang kanta, mananatili sa lilim, no? Ng presensya ng
Diyos. Amen. Lord, you are the King, eternal, immortal, invisible. Lord, you alone are wise. So to you alone do we give all of the glory, all of the honor, and all of our praises that we can muster with our lips and with our life. And all these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, your Son, who lives and reigns with you, Father, in unity with the Holy Spirit. One God, forever and ever. And all of us here will say, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Come on, pakisabi po sa inyo mga katabi. Amen. Pakisabi po, congratulations, because success begins on Sundays. Amen. God loves you. God bless you.